Ano ang sagot? May puro member na yata kayo. Sino po dito yung mga first timer? Yung aming mga butihing panauhin. Yung aming mga pinaka, ano tawag mo sa Tagalog? English na kasi. Palakpakan mo naman yung nag-invite sa inyo. Yan. Taas mo pa mga first timer sa class. Yan. Ayan, mga 700 tayo. Palakpakan mo naman. Marami pa yun mamaya. Sa mga first timer. Parang tunti kayo kasi sa first timer. Pwede pakitaas yung mga member. Gusto ko marinig yung yawa ng mga member. Alam mo kung bakit? Kagaya mo rin ako, 5 years ago, nakaupo dyan, at nakikinig kagaya nito. At lagi po ako nag-i-invite ng tao kagaya niya. So, sa mga first timer mo na nandito, have an open mind. Okay ba? Buksan mo na yung isip mo? Yes! Pakitaas nga ulit yung first timer, hindi naaamin yan eh. Ayan. Palakpakan mo ng mas malapit ang mga inyo. Alam mo kung bakit pinapalakpakan? Kasi nga po, pagbalik din dito, hindi na yung palakpakan. Yes. Second timer, yung bago naman first timer. Joke lang. So ayun, sino pa nakakilala na sa akin? Ayan, sila. So bago kayo matuloy-tuloy, gusto ko mas palakpakan mo yung nag-invite sa'yo dito ng mas malakas. Ayan, my name. Gusto niyo akong kilala? Okay ba? Okay ba? Kunting kwento lang. Bilisan ko lang. So my name is Ray Pueldo. So 19 years old po. Wow! Wow! Parang hindi kayo naniwala. 19 years old, 11 years ago. Ipapalak ko. 30 years old na ako ngayon. Palakpakan niya naman. Bakit ko nasabi, bakit ko pinawelcome ng todo yung mga first timer niyo? Bakit? Kasi nga po, precious yung araw na nandito ka. Alam mo ba yun? Pwede ba tingnan mo yung nag-invite sa'yo? Tingnan mo, tingnan mo. Sabihin mo, salamat. Salamat. Yung isa na kasi man, salamat. Parang may hugot eh. Paano kayo na-invite? Di ba ganun yun? Sa umpisa, paano ka na-invite? Huwag kayo mag-alala, na-invite din ako kagaya mo. Yan ko sa 13, nakaupo rin ako dyan. Mula dito, 3 rolls, 3 shares. Alam mo ba yan? Yun, inupuan mo na yan. 5 years ago, ikaw ang magiging susunod na millionaire. Yes! Dyan ako nakaupo sa inupuan mo, sir. Ang sabi ko dito, anong good morning? Alam mo ba yun? Good morning. Hapon eh. Mga alas 3. So yung time na yun, nakaupo ako dyan, ang sabi na sa akin, nang invite sa akin, sumama ka sa akin, kasi meron tayong papandayin sa building na yun. Okay ba yan? Nakaka-relate kayo? Yes! Yeah. So ang course mo nga pala ay graduated BSCW. Ano yun? Alam niyo ba yun? Bachelor of Science and Construction Worker. 7 years po ako. Alam niyo ba? Tumawa lang kayo. Okay ba yun? Yes! Pag gusto mong kumalakpak ka lang. Yes! Palakpakan mo sarili mo. Kung bakit gusto mong tumawa lang, kasi kapag ka, hindi mo yan nilabas. Sa puwet niyan, lalabas. Nako, pag ganun mo, pasa na. Mahirap yun. Tapos inamoy mo, mas mahirap yun. So dapat, tatawa na tayo. Okay ba yun? Yes! Tawanan mo nga yung katabi mo. Bachelor of Science and Construction Worker. So wala pong idea sa business na to. So pare-pareho pa tayo. Sino po yung may idea sa business na first timer? Yung alam niya na na business ang pupuntahan niya? Wala. Nakidnap kayo lahat. Alam niyo kung bakit? Paano ako na-invite dito? Member po ako ng kidnap. Huwag kayo mag-alala kasi nga po, kayo mga nakaupo dito ng mga first timer, susulitin ko yung oras na nakaupo kayo na yun. Okay, palakpakan mo! Alam mo bakit? Sa lahat ng oras, at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng kaibigan mo, ikaw yung dinala niya dito. May purpose yan. Tama? Gusto ko sabihin mo sa kaibigan mo na yan, may purpose kung bakit ka nandito. Kasi ikaw yung zayaman. 5 years from now. Sabi niya, alam niyo kung bakit?
yan. Wala akong idea sa business. Ang sabi lang sa akin, Reco. Reco pala pangalan ko. Sino pa rin kailan sa pangalan ko dito? Tapos kami. Yan. Reco kayo doon. Nabanggit ko na yung idea ko kanina. Hindi ko na ako later. Ano ba? Reco kayo doon po. Tobo ko ako ng Mindanao. Sino taga Mindanao? Yan. Narinig din naman yung nag-intro dito kanina. Mas halata ba yung boses niya na Bisaya? Yes! Huwag kayong mag-alala, halata rin na Bisaya ako. Yes! At huwag kayong tumawa kasi yung katabi mo, Bisaya din niya. Yes! Palagpangan mo yun! Gusto ko parating sa'yo sa lahat ng first time yun, sa kahit yung first time yun, susulitin naman yung araw na nandito ka kasi may purpose kung bakit nandito ka. Isa po ako sa mga produkto na nakidnap dito, sabi ko dito, so nag-invite sa akin, mauna ka na lang. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung linya na yun? Na-invite kasi ako, ating gabi, overtime kami. After nun, siyempre mag-umpisa muna tayo sa kwento, di ba? Okay lang naman yan, di ba? Paano ako na-invite? Yung time na yun, ginising niya ako. Last 10 ng umaga. Sabi niya sa akin, Rico, bumangon ka. Yayaman tayo. Huh? Ang nag-invite sa akin, security guard. Tapos yayaman daw kami. Sabi ko nga, sa loob-loob ko, wala na tayong pambayad ng kuryente. Wala na tayong pambayad ng bahay. Kasi nga po, construction worker kami, buong magkapatid, kapatid ko po ang nag-invite sa akin dito pala. Bukan mo naman. So yung time na yun, sabi ko sa kanya, ano ba yung business na yan? Pinaliwanag niya sa akin. Nung pinaliwanag niya sa akin, pinaliwanag niya una yung products. Nung pinaliwanag niya sa akin yung products, wala akong naintindihan. Alam niyo kung bakit? Kapag ka close-minded ka, ikaw na first-timer, close-minded ka, wala kang maintindihan dito. At pagdating ng oras na magkakasakit ka, doon mo na malalaman, dapat pala nagiging ako sa tao na yan. Alam mo kung bakit? Yung time na pinaliwanag niya sa akin lahat ng products, hindi ako nagiging. At hindi ako open-minded. Alam mo yun, hindi naman kasi tayo pinanganap na magbe-business. Tama ba? Pinanganap ako mag-impliyado. Galing kami Mindanao, pinapunta kami dito para lang mag-construction. Sino po yung construction worker? Pataas ang kamay. Yan. I'm proud. Palakpakan mo yan. Yung mga yan, yun yung mga susunod sa yapak namin dito sa M-Company. Yes! Okay ba yan? Yes! Huwag kayong mag-alala, hindi construction worker. Sundan nyo lang din kami. Susunod din kayo. Kaya palakpakan mo sa dito. Okay ba yan? Yes! Yan. So ayun, na-invite ako dito. Pagpunta ko dito, isa lang ang nag-open sa utak ko. Tanungin mo kung ano. Ano? Ang sabi sa akin ng speaker, kasi that time, ang speaker dito, sobrang yaman, at ang sabi niya, kung ikaw na nandito ngayon, sa harap, kung mas malaki pa ang edad mo sa dalamong pera, kawawa ka naman. Alam mo yung sakit? Alam mo ba yan? Kasi ang pera mo noong that time, 23 pesos. Ang edad ko, 26. O mas lamang pa. Diba? Sabi pa nga niya, kung wala kang ginagawa sa buhay mo, kasi 7 years ako nagtatrabaho as construction, sabi niya, saan mo binuhos yung oras mo? Ama, may nating against employment. May mga empleyado ba dito? Yes! Yan. Meron ba bukas na mga? Yan. Palapakan mo yan. Ang sabi sa akin dito, kung ikaw ngayon employed, okay? Masinsa na, Bisaya eh. Kung ikaw ngayon employed, nandito ka, kung wala ka pa rin ipon hanggang ngayon at ang tagal mo na nagtrabaho, wala ka pa rin ipon hanggang ngayon, dapat buksan mo ang isip. Kasi nga po, 7 years kasi ako nagtatrabaho, ang pera ko 23. Saan ko binuhos yung oras ko? Saan ko daw binuhos yung galing ko? Saan ko daw binuhos ang lahat ng lakas ko sa loob ng 7 years? Kasi sa 7 years na yun, kung nag-ipon ako piso-piso araw-araw, meron din sana ako, magkano? Huwag niyo bilangin. Pero hindi siya aabot. Di ba? Mag-iipon ka, piso-piso, makakapira ka pa rin eh. Di ba? Ang laki. Kahit piso lang araw-araw. Tama? Kailang wala kang iPhone. Alam mo kung bakit? Ang sahod namin, 280 per day. Sa 280 na yun, ang lupit na yun. Alam mo kung bakit? That time, wala pa. Hindi kami sa minimum eh. Yung time na yun, 280. Bawa sa lupagay. Magkano pa kayo sa loob na isang araw? 150. Tama ba? Kasi umaga, tanghali, gabi. Mayroon pa yung mga supreme, di ba? Basta ubos sa lahat yun. Tama? Eh, mas lalo na ngayon. Bigas ngayon, sobrang-sobrang mahal na. Yes. Pati yung asili, 1,000 kilo. Tama ba? Eh, ngayon, kung ikaw ngayon hindi ka open, mapag-iwanan ka. Kung lagi ka naman magkatrabaho, hindi ka magdadagdag na pagkakakitaan. Yes. Tama?
So sabi ko, sige, pasok ako dyan. Yung time na yun, naingin kasi ako sa nagigibay sa akin, kasi yung time na yun, nakakaroon siya ng sasakyan, nagiging global ambassador at hindi siya bumababa ng 100,000 per month. Wow! Tapos, sabi ko sa kanya, mauna ka na lang, hindi rin ako sumama sa kanya. So, sumama ako siguro mga 9 months. So yung time na yun, naingin na ako sa kanya. Pero yung time na yun, hindi ko rin ako naniwala. Kinidnap niya ako dito. Sabi niya, pumunta ka sa building na yan, may papanday ako sa'yo kasi dyan ako naka-duty. Security guard na yun, dito naka-duty. Sabi niya, may papandayin kami. So pagpunta ko dito, akala ko may papandayin. Alam mo po yung forma mo, sir, di ba may bag ka? Di ba? Yung bag na yun, may lagari. Sakto. May lagari, may martelyo. Alam mo yun, may metro saan kasi ako po yung construction worker. Pero that time, fast forward natin, ginawa ko yung global, in short, na-open ako, in short, ginawa ko yung global, 5 years na ako sa company ngayon, I become a millionaire's club. Wow! Ano ba yung millionaire's club? Samahan ng mga milyonaryo. Kasaan ka makakahanap ng isang construction worker na may kasama sa mga milyonaryo? Bihira yun. Tama ba? Yes. Itay ngayon, sabi ko, napakaswerte ko na nakata-invite ako sa tao na. Kaya ngayon, palakpakan mo yung katabi ko. Kaya, kasalamatan mo? Tama? So, okay ba? Makinig kayo? Yes! Kasi gusto ko makinig kayo. Sa buhay natin, ang una ko ipapaliwanag dito is about hell. Okay ba sa inyo to? Yes! Gusto niyo ba gagamutin namin yung kalusugan niyo? Yes! Gusto niyo bang gumaling? Yes! Gusto niyo bang gumanda ang health ng pamilya mo? Yes! Ikaw yung hinahanap namin dito. Okay? Ang susunod natin pag-usapan is well, sinong gustong umaman? Taas kami. Yan! Ang hindi magtaas. Alam mo kung bakit? Tignan ko na ulitin yung tanong. Kapag hindi ka nataas, hindi ka magbibigyan. Tama? Sabi pa kanila, ask and you shall receive. Humingi ka, magbibigyan ka. Pag hindi ka maghingi, hindi ka bibigyan. Tama? Pag-order ka sa McDo, mubo ka lang doon. Bakit wala kang order, wala kang, hindi ka bibigyan. Tama ba? Dapat ganyan pa lang yung pangarap mo, orderin mo na yan sa taas. Ibibigay. Okay? Bakit hell? Alam mo kung bakit? Ano ang katanim ng hell? Dapat may health, meron? Tao. Ano ang involved dyan? Dalawa lang yan. Tao o? Pera? Wala nung health ng pera eh. Ang involved dyan, tao at hayop. Mama, may kalusugan ba ng hayop? Pero klaro naman siguro na wala namang hayop dito. Ibig sabihin, ikaw yung pinag-uusapan natin ngayon, tama ba? Ano susunod dito? Kapag may tao, ma'am? May kamay daw. May katawan. Kapag ka nagtatrabaho ka, ilang araw ka nagtatrabaho, ilang oras, ilang puyat, lahat ng sales mo, makaubos yan, kakapuyat, kaka, ano ba dyan? Di ba? Na-stress ka, lahat-lahat. Ano mangyayari dito? Ang mamatay, grabe naman yun. Kasakit mo na. Kapag magkasakit, ano sanon? Pwede mong lalala muna, patay ka agad. Pag lumala, ano mangyayari? Maraming tao nagsasabi, okay lang wala kami pera. Basta wala kami sakit. Didiretsuhin na kita ngayon. Pag wala kang pera, para ka na rin nagkasakit. Ibig sabihin, importante ang pera? Yes! Agree? Yes! Kasi alam mo kung bakit pag wala kang pera, higit ka pa sa may sakit eh. Tama ba? Sabi nila, okay lang. Okay lang kami. Dito lang kami. Paano kung magkasakit yung pamilya mo? Kaya mo ba ihagin? Gagaling ba yung gaspas ka eh? Tama ba? Kapag nagkasakit ka, ano mangyayari? Ano maapektuhan? Body. Ano maapektuhan ulit? Job. Makakapira kung wala kang pera? Ah, ano? Wala ka ng trabaho? Wala. Apektado. Ano sunod? Ano ba? Tahimik na kayo ngayon. Nakakarilig na kayo dito. Kasi kapag magkasakit ka, yari talaga to. Sigurado yan. Papalayasin ka na ng
Ano ang paahan mo? Wala kang pabayan. Ano sunod? Yung pangarap mo. Gusto niyo ba makuha ang pangarap niyo? Yes! Pag gusto niyo makuha ang pangarap niyo, wala kang choice makinig ka ngayon. Kasi alam mo kung bakit. Walang nagpapaliwanag na ganito sa labas na gusto makuha ang pangarap mo. Dito lang yan. Sasabihin pa lang, oh, mag-overtime ka, bibigyan kita ng sasakyan. Wala namang ganun. Galingan mo dyan, galingan mo, galingan mo. Pag sino ang, sinong yayaman? Mayari. Paano ka? Na ikaw nagtatrabaho? Tama ba? Kaya ngayon, ang pampaliwanag ko sa inyo, para sa'yo. Dahil tao ka. Okay ba yan? Yes. Dahil tao ka, gusto ko, healthy ka. Yes. Para makuha mo yung? Pangarap. Pangarap. Palakpakan mo. Gusto nyo ba kumaling? Yes! Produkto po ako ng products dito. That time, kaya ako mas naniniwala sa N Global. Alam mo kung bakit nakakasakit ako? Kung sino mo nakaka-familiar ng UTI? Alam nyo yun? Yes. Masakit yan. Umaga, tanghali gabi, pagkaano. Alam mo yun? Masakit siya. Nakapagpagali sa akin yung product na ipapakiwanan ko sa inyo. Yes! Okay na yun? Yes! Ready na kayo? Palakpakan mo ulit yung sarili. Ngitian ba? Ngitian kayo? Yan, ngitian mo yung katabi mo? Handa ka na ba? Okay, welcome to Alliance in Motion Global. Pwede ba? Tuloy-tuloy na tayo. Bilisan na natin. Welcome to Alliance in Motion Global. And in Global is created, started March 18 of 2006. At ngayon, 12 years na po kami. Palakpakan mo. Sa In Global, maraming nagsasabi, nung time kasi na yun, alam mo yun, pag sinasabi kasi, na networking. Hindi nyo alam kung networking. Sabihin mo sa nakin pa sa'yo, networking pala ito eh. Diba? Na-invite kasi ako dito, alam mo kung bakit, networking pala ito. Pero yung time na yun, ang networking, maraming kasi mga ano sa labas eh. Alam mo yun, mga kakakalag, ito yan, nalian, ganito-ganito ito. Kalukuhan lang yan. Pero yung time na yun, sabi ko, kung kalukuhan ito, bakit umabot ng 12 years? Wala pong kumpanya na umabot ng 12 years. Possibly man, 6 months lang, mahuhuli na yan. Napakahigpit ngayon. Tama ba? Yes. Ngayon, kapag ka umabot ng 12 years, sobrang dami ang natulungan. Alam mo kung bakit? Hindi naman siya magtuloy-tuloy kung walang umaman. At hindi naman dumadami ang tao dito. Hindi mapupuno ang Philippine Arena. Hindi mapupuno ang Lua Arena kung walang umaman or walang natulungan. Tama ba? Yes. Yung time ngayon, alam mo kung bakit sobrang ganda na yung Global? Sa loob ng 12 years, created 6,000 plus millionaires na. Kasama ako doon. Ngayon, hi po sa lahat po na nanonood. Worldwide, live po tayo. Kaway kayo dyan. Yan. International yan. Ibig sabihin, makikita ang mukha niyo dyan. Tama ba? Hi po sa lahat ng mga grupo sa iba't ibang panig ng mundo. Dito po sa In Global, yayaman tayo. Okay na yun? So ayun, tuloy-tuloy na tayo. Hindi po magiging posible ito. Kasi nga po, bakit sobrang ganda ng company? Because of products and owners. Yung mga may-ari. Palakpakan mo naman yung may-ari. Pinapamunuan po dito ng ating visionary president, Dr. Ed Cabanto. Palakpakan mo naman. Dr. Cabanto is a doctor by profession. And then, ang kalapitan niyan, siya po yung formulate ng products natin. Siya yung, ano yung nagde-design lahat. Kasi maganda ang product, maganda ang? Negosyo. Maganda ang? Business. Negosyo. Tama ba? Yes. Pag maganda ang negosyo, maganda ang? Yan. Huwag kayo magalala, ang products na ipapaliwanag ko, ay ipapaliwanag mamaya is? Well, paano kakikita? At ang magpapaliwanag ko, sobrang lupit. Okay ba yun? Yes. Makinig kayo. So ayun, napamunuhan po siya ni Visionary President, Dr. Ed Cabanto, Doctor by Profession. So, mas maganda yan kapag doktor yung nagpa-formulate ng ano natin. Doktor yung magiging may-ari. Ibig sabihin, maganda ang pagkaka-select ng ating mga products. Tama ba? Kasi ako, Health yan. Okay? Next, Sir John Aspirin. Palakpakan naman natin. Raymond John Aspirin, Chief Executive. Chief Marketing Officer. Ganun siya kalapit. So, ibig sabihin siya yung nagpa-marketing siya, yung nagpapaliganap kung paano kailangan, gaano kaganda ang kita ng ating kapalit. Okay? Yung pangato natin, ano naman natin yan, si Sir Francis Miguel. Palakpakan naman natin yan. Bakit? Yan po yung, alam niyo na yung binalita na siguro nakaraan, tama ba? Yes. So, malaking, ano po ni Sir Francis dito sa atin. Kung hindi, because of
Sir Francis, hindi sa dahil sa pagmimentor niya sa atin, hindi magiging ganito karami tayo ngayon. Walang mga tao na mas malupit magiging leader, tama ba? Because of mentor of all mentor. Tama? Yes. So palakpakan din natin yan. Yes! Ang kampanya po natin, salun-salun natin, sobrang dami po siyang award. Nature Sweet, yan mga ano, outstanding sales, excellent, at di ko na isa-isahin pa. Tama ba? Kapag marami ang award, sobrang dami ang nagtitiwala. Tama ba? Kung ikaw ngayon, mabantog, pinakamabantog sa school nyo, pinakamalapit, so ikaw yung sobrang dami award, saan ka mas kadalasan sumasama kapag exam? Sa matalino. Tama ba? Pero hindi ako naniwala doon. Minsan kasi sumasama sila sa may pera talaga. Tama? So wala akong baon, pakumpiya. Okay lang yan. So palagpakan mo naman, yan yung mga awards natin. The largest human smiley, ginawa ko yan sa grandstand. Alam niyo yun, Kirelo grandstand? The largest human smiley, kasama ako dyan. At saka wearing smiley mask sa Philippine Arena naman. Hawak natin ngayon ang Guinness World of Record ng smiley. Palakpakan mo naman. Wala pang nakaka-headphone or wala pang nakakalamang, hawak natin. Kaya ganun lang ganda ang ating kanta. Next award, ayun, si Doris Ho, isa sa mga founder na, isa siya sa mga co-owners or ano, nagpapalagat ng MLMIE. So kumbaga siya yung pinakamalupit mag-ano ng mga MLM sa Pilipino. Siya yung nagpapalaganap or alam mo yun, yung siya yung pinakauna talaga na nagpapaano nito, papalaganap ng network marketing na MLM, multi-level marketing. Palakpakan mo naman. Kasi kasi yung power, kasi ang dami pa. Next, Nature's Way. Ito po yung ano natin, tawag nito, manufacturing company. Or isa sa mga tie-ups natin na gumagawa ng produkto. Ang Nature's Way po, 50 years na pag-up. I think nasa 60 plus na siya years na gumagawa ng herbal products sa US. Ganun ba yan? May nabasa na ako dito eh. The number one herbal company sa US. Nature's Way po. Kung tatanungin mo yung may mga edad, alam nila yan. Kasi ang Nature's Way, sobrang daming ginawang product at saka selected yung product. Ngayon, ang unang pinagawa, doon tayo kung halong kung bakit, ang gumagawa kasi ng products natin is 200 doctors, medical herbal scientists. At sila yung nagpa-formulate sa products natin. Kaya sobrang ganda niyan. Okay ba yun? Yes! Patulungan talaga. Sobrang daming lumang eh. Okay? And then next, multi-billion euro company, yung DSM, isa sa mga manufacturing nila din sa products. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga products na ginawa nila. Next is, manufacturer ng ano, tawag nito, sa Japan naman to, yen company, multi-billion yen company. Isa sa mga gumagawa ng produkto natin, ng mga beauty products. Sino ba yung gustong gumanda? Yan! Yeah. Oh, ayaw nagtawa sa iba. No. Sabi nila, kami. Gusto niyo bang gumanda? Yes! So, tayo, hindi lang po tayo supplements, meron po tayong pagkaganda. And then wider. Okay, basa! Wider. Isa po ito sa mga nagpag-manufacture ng products natin. Yung nag... Alam niyo yun? Yung sila yung nagpapasiksi sa atin at nagpapamatsyo. Yes. Gusto niyo bang bumaya? Yes. Gusto niyo bang gumanda ang katawan niyo? May mga products ako na-explain mamaya dyan galing sa company na yan. Okay kayo? Next! Our flagship products is C24/7. Pakilasa naman. C24/7. Yeah, very good children. Meron sa 29 vitamins, minerals, and trace minerals. Sobrang dami niyang laman. Lahat ng vitamins na hinahanap ko sa labas, lagpas pa siya. Alam mo kung bakit? Ang vitamins sa labas, 26 ko na yata eh. Tama? Ito kasi sa kanya, 29. Alam mo kung bakit? Meron siyang longevity at anti-aging sa baba kasama. Okay ba yun? Yes! Gusto mo bang bumata? Yes! Gusto mo bang humaba ang buhay mo? Yes! Ang C24/7 may sagot dyan. Ganun siya kaganda. Ang longevity kasi pampahaba ng buhay yan. And then anti-aging para gumanda yung mukha mo, bumabata pa talaga. Ganun kaganda yung product na yan. Ang tawag ko sa products nito is mother of all supplements. Okay ba yun? Yes. Alam niyo ba yung mga products sa labas? Sino yung nakakaalam kung may sakit ka sa puso, bibili ka agad ano? Heartbeat? Di ba may mga ganun sa labas? Isa pa yun, bibili mo yun. Ano pa sunod na bibili mo kapag may arthritis ka? Arthritis?
Ama, bibili ka ulit doon kapag may sakit ka. Malamang, ang iba kasi tao, meron tinatawag na komplikadong sakit or complicated. Kapag may sakit ka sa puso, may sakit ka sa high blood, may sakit ka sa rheumatoid arthritis, kasi complicated ang tawag nun. Lalo na kung diabetic ka. Tama? Ang kagandahan dito sa products na to, hindi mo nabibilhin pa isa-isa. Alam mo kung bakit? Diba, sakit sa puso, bibili ka ng ganitong supplement. Para sa mata, bibili ka ng ganitong supplement. Para sa arthritis, bibili ka ng ganito. Tama ba? Pa isa-isa bibilhin. Aabot siya ng sobrang mahal. Tama? Ang kagandahan dito sa C24/7, lahat sila na supplement sa labas, binagsama-sama ginamang C24/7. Meron siyang green foods, perolina, sobrang ganda niyan. Wall fruit juice, then, ibig sabihin, mga prutas. Tama, sino nakakain ng prutas? Malamang lahat. O, sino nakakita ka ng prutas? Wala nang taas eh. Sino pamilya sa prutas? Alam niya naman yan, di ba? According to the World Health Organization, dapat kumain ka ng 5 klaseng prutas at 5 klaseng gulay sa loob ng isang araw para ma-maintain mo yung kalusugan mo na mas maganda. Pero hindi mo magawa yun. Alam mo kung bakit? Ang lalaki ng mga prutas at gulay. Ngat-ngatin mo ba yun? At saka mahirap ang process nun. Lulutuin mo pa. Tama ba? Bibili na lang ako ng ganito, ganito. Mabilis pa. Minsan kasi ngayon, ano na eh? Tawag nito, instant. Tama? Sobrang bilis na lang. Bili ka na lang dyan sa baba. O ito na, gulay na siya. Tama? Ang kagandahan dito, ang C24/7, minimintin niya, sinusupplyan niya yung kulang na vitamin sa katawan mo. Ganun siya kaganda. Palakpakan mo naman. Vegetable distant, pinangin ko na kanina, may mga vegetable, may mga mushrooms. Sino pamilya sa mushrooms? Yun. Tagalogin ko na lang. Kabote, tama ka? Sino ang familiar sa kabote? Alam mo yung mga Bisaya, hindi nila alam yun. Uhong kasi sa amin yun. Tama ba? Sabi ko, ano yung kabote? Uhong pala yun. Alam niyo, uhong? Ganda noon. Ang ganda ng tawag dito, yung mushrooms na yun. Kasi nga po, anti-cancer siya. And then, nagtutulong siya ng mga bukol sa loob ng katawan. Alam niyo na kung anong bukol sa loob ng katawan. Tama ba? Yan. Mga malalaki dyan, alam ko may bukol yan. Diba? Pero kadalasan sa mga babae, mas problemado sila pag may mga tinatawag ng mga mayuma or mga ganda. Tama ba? Ang ano sa matris, kagandahan niya, nakakatulong po siya. Tinutulong niya. Palakpakan mo na. Pero sa 12 persons, special in your friends, ang kagandahan nito, pinapalakas. Hindi ko lang masyadong na-explain, pinapalakas niya ang samahan ng kasama. Tama? Okay ba yun? Kasi meron tayong mga tao na hindi alam mo yung wala na silang gang. Alam mo ba yun? Ang kagandahan niyan, ini-energize niya at pinapagana. Kaya grabe iba. Palakpakan mo naman! Ang digital fatty acids. At pinaliwanag ko na kanina yung anti-aging kung gustong bumata, gustong tumas ang buhay, yung GPT kasama dyan sa C24/7. Okay ba yun? Food supply siya. Okay? Maganda bang C24/7? Yes! Gusto niyo bang gumamit? Yes! Usapin niyo yung iba sa inyo mamaya. Palakpakan mo muna sa inyo. Next! iProtect 24/7. Ang kagandahan dito, ang iProtect, isa ito sa nagpo-protecta yung mga viruses na nakakalat sa hangin. Familiar kayo sa mga iba't ibang masakit na nakakalat sa hangin? Familiar kayo? Usok-usok dati. Ano yung usok dati? SARS, H1N1, mga pa, mga bird flu, mga pa, nasa hangin yan, di ba? Maraming mga nakakasakit doon. Nakakandahan ito po, ang iProtect po, protektado ka, 1 meter ka. Alam mo yun, meron siyang shield. Imaginary shield. Na kapag pumunta yung virus, lalapit sa'yo, hindi pa siya nakalapit sa'yo, patay na siya. Alam mo kung bakit? Meron kasi siyang fume na nagsishield sa'yo para sa mga sakit na hindi dadapo sa'yo. Aatsingan ka. Alam mo yun, hawa-hawa na sakit. Nakaganda niya. Kapag meron kang iProtect, kagaya nito, protektado ka. Okay ba yun? Yes. Hindi ka mahawaan sa mga sakit-sakit. Okay, next. Kung protektado tayo, pag nasa bahay tayo, tinatanggal na natin ito, di ba? Ang kagandahan niyan, pwede ka rin maglagay sa bahay. I protect home, kagaya ng mga pinagdidikit dito. Kasi ano yun, wala na. Mas marami nila, baka pinalitan nila. Ang I protect home, di ba minsan may bumibisita sa'yo na may lagnat, may bumibisita sa'yo na may sipon, di ba? Mahawa yung anak mo, kagandahan ito, protektado din tayo. Tama? Pinaprotektahan ka din. Minansin, chlorine dioxide. Alam mo yung chlorine dioxide? Kapag ka maligo ka sa swimming pool, alam mo ba yun? Yes. Sa swimming pool, pag naligo ka dyan, amoy chlorine. Tama ba? Yes. Alam mo kung bakit?
protection po yun para hindi lala, magiging hindi ka maano sa sakit. Ma-digital ka agad or manapuan ka agad. Alam mo kung bakit? Sa swimming pool kasi iba-iba ang naliligo. Tama? Diba? Minsan ka doon pa sila umilihi. Diba? Hindi mo maramdaman, alam mo kung bakit? Malinis pa rin siya. Kasi nga, mayroon siyang protection. Okay ba yun? Kailangan yan, gamitin nyo yan. Next, curlet. Sino po ang nakakatap ninyo ng third one? Yan, curlet. Ang kagandaan nito sa curlet, mayroon siyang nano diamonds. Alam niyo ba yun? Mayroon din siyang sili. Familiar ba kayo sa salon pass? Ang salon pass, dinidikit mo saan yung sakit ng kasukasuhan. Mabanga ba? Saan yung dito, kahit saan, mga katawan mo, dinidikit mo kasi masakit. Diba? Minsan kapag ka construction worker ka, or di kayo, nagbubuhat ka, nasa palengke ka, super sakit ng katawan mo. Ang tawag sa amin nun, sino pisahin na dito? Pataas ang kamay? Yan. Alam mo naman yung sinasabi yung pamaol, tama ba? Yes. Pag pamaulan ka, dikit mo yan siya. Sisipsipin niya yung, sobrang init yan, tatanggalin niya yung sakit sa katawan mo. Ano ba yun sa Tagalog? Doon nyo alam, isaya tayo lahat. Tama ba? Kapag idikit mo yan doon, kung saan yung masakit sa katawan mo, sisipsipin niya yun. At doon, magiging malupit. Alam mo kung bakit tatanggalin niya yung mga sakit-sakit sa katawan mo, kaya maganda pa rin yung isip. Okay ba yun? Yes. Palagpakan mo naman. Next, bilisan ko na, meron tayong kinig 24/7. Baka nasan na? Kinig 24/7. Ang kinig 24/7, para po ito, design po ito sa mga babies, mga bata. Sino po yung may mga anak na dito? Yan. Sino po yung may anak na? Hindi kaya amin, halata naman. Familiar kayo sa mga bata? Yung mga bata, hirap pakainin yan. Gusto mo i-vitamins? Hindi naman. Diba? Sabi ko, sabi niya, may customer pa siya. Paano yan? Sir, gusto kong magiging ano yan? Vitamins yung anak ko, kaya lang, ininom siya kumakain ng capsule. Tama ba? Capsule yung si 24/7. Proble, tama? Nakagandaan ito po. Napakaganda. Napaka-please natin sa ating board of directors kasi nga po, pinaformulate this. Doc, eh, magkakaroon tayo ng C24/7. Ang tawag, KD24/7. Pero C24/7 niya siya. KD. Gamis yan. Alam niyo ba yung mga kindy gamis? Alam niyo ba yan? Yes. Yung mga gummy bear? Tama ba? May iba-ibang forma pa niyan? Diba? Kakainin ng bata o kakainin? Kakainin. Gustong-gusto ng bata yun. Kagandahan noon, ginawa dyan sa company natin. Ang laman noon, mayroon siyang vitamins, 26 fruits, and vegetables. Ibig sabihin, kapag kumain yung bata niyan, hindi niya alam. Akala niya kindy lang. Hindi niya alam. Vitamins pala. Kaya sobrang ganda para sa bata. Tama ba? Yes. Okay? Next. May dito na lang pala ko. Sa complete. Pakibasa naman. Complete. Complete. Complete Vito Energizer. Wala siyang pinagkaiba sa C24/7 na binanggit namin kanina. Okay ba yan? Ang C24/7, meron siyang 22,000 Python nutrients. Sobrang dami. 140 components. So, sobrang dami mga protos at gulay na nilagay doon. Tama? Ito, ganun din siya. Ang kalupitan lang nito, familiar kayo sa sinasabi ko kanina? Ay, malayo na pala yun. Ang complete. Mabila kasi sinasabi ko kanina, yung longevity at saka ano, anti-aging, nandun sa C24/7 kanina? Yes! Ang kagandahan nung tinanggal po siya dito, yung ano, anti-aging at saka longevity. Para sa ano man po yan? Para po sa mga bata. Or yung 15 years old pababa, pwede gumamit niya. Ama, at saka nakadesign siya para sa mga bata, kasi hindi naman kumakain yung mga bata na tawag nito, hindi naman pwede sa C24/7 yung mga bata, tama ba? Kasi alam mo kung bakit? Ang bata kasi, ano yan, maganda pa yung ano niyan, katawan. Tama? Hindi pa sa kailangan ng mga anti-aging. Kaya ngayon, tinanggal ito, kaya nagiging complete. Ngayon, ang complete na yan, ang kagandahan yan, sobrang lupit yan para sa buntis. Tama ba? Okay ba yun? Para sa buntis. Kasi nga po, dyan talagang inaano niyan, nandyan lahat ng mga vitamins para sa anak mo. Kaya hindi ka pwede mag-take na si 24/7 kasi nga mayroon anti-aging kaya mag-complete ka na lang. Tama ba? Okay? Next is meron tayong Restore Life. Yun, ito na yung anti-aging at ang longevity polyphenols. Ano na siya? Alam mo yung puro na siya na pampahaba ng buhay at pampabata. Sino po nito gustong humaba ang buhay up to 125 years old? Tama? Ang lifespan po ng tao ngayon, kadalasan nangyayari, 70 or 80. Tama ba? Kapag ka, maswerte ka kapag umabot ka ng 80 years old. Tama ba? 80 years old, maswerte ka. Kadalasan yan. Dahil sa lifestyle, dahil sa kinakain, dahil sa mga hindi vitamins, dahil sa mga pagkupoy at mga ano dyan. Kaya nagiging unhealthy ang tao. Kagandahan yan, pampahaba ng buhay yung Restore Life.
I-take mo yan, magiging maliit sa katawan mo, at the same time, pagpahaba siya ng buhay. Okay ba yun? Yes! Restore life. Okay? Sino po mahilig dito sa kape? Kape lang. Yan. Ang Pinoy kasi, mahilig yan sa kape. Tama ba? Yes. Minsan nga kasi, bago ka matulog, magkakape muna. May ganun ba? Yes. Pag-gising yan, magkakape. Bago kumain, magkape. Bago umalis ng bahay, magkape. Tama? Ang Pinoy yung likas na mahilig sa kape. Tama ba? Yes. Yan. Kagandahan yan sa kape na yan. Kapag ka bumili kayo mga kape sa labas, hindi ko lang ano eh. Pag ang kape sa labas ang bibilhin nyo, meron siyang tinatawag na acid. Tama ba? Acidic yung mga kape. Hindi mo alam yung mga iniinom mo sa labas. Mataas ang sugar, mataas ang kape. Tama? Minsan nagpapalpitate ka. Minsan hindi mo alam yung nararamdaman mo sa tiyan mo. Para kung ganito ang nangyayari sa akin, hyperacidity. Tama ba? Yes. Pagkalupitan yan. Ang kape natin, meron siyang four flavors. Meron pa yung cappuccino. Sino familiar niyan? Cappuccino. Super sarap. Tama ba? Yes. Cappuccino, minsan nasa ano yan? Sa moon box. Tama? Moon box. Nasa moon box. Loading sila. Ang hindi na ng wifi dito. Hindi ko naman mabanggitin. Pero kapag ka, pumunta ka sa kapehan na yon, ang in-order na nalasan cappuccino. Masarap. Tama ba? Yes. Masarap din yung presyo. Sobrang taas. Maganda nito, meron sa akin global. At meron tayong latte. Sila yung gusto sa latte. Masarap? Creamy. Alam mo yun? Tapos meron tayong original at meron tayong sugar. Okay? Tapos ngayon, pwede mo tanongin sa akin, ano ang pinagkakaiba niyan sa kape sa labas? Tama ba? Rico, ano ang pinagkakaiba niyan? Rico, bakit mo binanggit? Sabi mo, may kape sa labas, bakit meron kayo? Ang pagkakaiba po nito, alkaline coffee. The word? First, alkaline coffee, ang engloba lang. Palakpakan mo. Alam niyo ba yung alkaline? Ang alkaline, siya po yung nag-neutralize o nagre-reduce acidity sa katawan. Kung acidity ka sa katawan, mag-take ka ng mga ibang-ibang ano dyan sa labas or magkatingan sa labas, magpapalpiti, mararamdaman mo yun. Tama? Tapos minsan, lihigab ka ng maasin, hindi mo maintindihan. Minsan, ang iba, hindi na nagkakape. Tama? Ang kagandahan nito, wala po siyang antiktong ganun. Alam mo kung bakit alkaline siya. Palakpakan mo naman yung kape natin. Okay? White choco. Pwede mo kilasa? White choco. Siyempre, choco. Chocolate drinks. Ang mga bata, mahilig sa choco, hindi? Hindi. Hindi naman pwede makapehin yung bata. Minsan, hindi naman advisable magkakape yung bata. Tama ba? Pero magiging masaya siya kapag ka meron chocolate drinks. Tama? Alam mo meron dito sa kape na to? Meron siya. Alam mo meron dito sa choco na to? Chocolate drinks na to? Yung may choco natin? Alkaline coffee din siya. Palakpakan mo rin yan. Tama? And then, ito yung malapit. Meron siyang docosa hexanoic acid. In short, DHC. Tama? Alam mo yung meron sa DHC? Brain booster siya. At pinapaliksi niya, pinapa-active niya, at ina-energize niya yung bata. Familiar pa kayo sa mga bata na minsan sa school, hindi siya active sa activity. Tama ba? Minsan nga, pagpunta mo na sa school mo, anong nangyayari sa mo? Natutulog doon. Di ba? Nakagandahan dito, kapag pinainom mo niyan, magiging hyper siya. Sobrang ano niya, sobrang active niya. Ganun siya kaganda. Kasi nga po, lahat ng pamangkin ko, pinapatik namin yung sobrang kulit talaga. At saka alam mo yung nag-i-English na sila. Di ba? Magaling sila sa ano, mabilis sila makakansap ng mga ibang mga ano. Gusto mo mag-English o mga ano, gusto mo turuan sa kahit ano, mabilis lang. In short, bright ang bata. Maganda ba yun? Yes! Palakpakan naman natin, may choco. Next! Ito na, nandito na tayo. Yung tinatawag namin kanina na, beauty products. Sino pa yung gustong bumiyote? Sino gusto nitong, ano, gumanda? Taas kumay! Kami! Ang hindi magtaas, hindi kaganda. Okay? White light. Pakilasa. White light. The word first, sublingual spray, glutathione. Familiar ba kayo sa mga glutathione sa labas? Yes. Ang mga glutathione sa labas po, kakaiba ang meron sa mga glutathione sa labas. Ini-inject, ini-take. Tama ba? Yes. Ito yung malupit. Versus yun, magkano? Mahayag ka pa ng magtuturok sa'yo. Di ba? Magbayad ka ng malaki, mas mahal. Tama? Ang kagandahan dito, iba ang white light. Kasi kapag gusto mo talagang pumuti, i-take mo yan. Pag i-take mo yan, ang kagandahan yan, hindi siya ini-inject. Ini-express sa ilalim ng dila. Ang tanong nila, bakit sa ilalim ng dila? Tama ba? Ngayon, kung operate ka, mumanga ka.
tingnan mo ang dila ng katabi mo. Diba? Pag tinignan mo yan dito, meron siyang tinatawag na mga capillaries. Makikita ba? Yes. Mga open glands dyan, or in short, mga ugat, makikita mo dyan. Tama? Open siya. Mabilis siya mag-absorb. Ngayon, kapag in-spray mo yung white line, and pag in-spray yan, automatic, direct to the bloodstream, didiretso sa dugo, hindi sa dadaan sa intestine, in short, mabilis ang pagpukli. Okay? 1 month to 45 days, maglalagay din na yung skin. Sobrang lupit niyan. Alam mo kung bakit? Kapag makita mo ako nung nag-umpisa ako sa M-Global, grabe po. May nakita pa kay construction worker na maputi. Sino yung mga taga-Zilin project dito? Alam nila ang mukha ko nung nag-umpisa ako. Sobrang itim talaga. Pero ginamit ko yung white light na yan. At itong isa na to, yung paint na to, perfect white, ginumbay ko niyan. Sobrang bilis ng pagkuti. Siguro, 3 months lang ako dito, bumalik na yung melting skin. Ganun siya kaganda. At saka natural yung pagkuti mo, hindi siya yung ini-engine. Alam mo yan? At saka mura lang, hindi kagaya ng mga ini-engine sa labas. Tama ba? Ganun kalapit yung aming, ano natin, nyota tayo, white light natin. Ito yung malupit. Dati nakakaputi, kasi nga po, pag sinasabing gluta tayo, kailangan, tinitake siya. Kasi nga po, liver detoxifier ang gluta tayo. Familiar kayo sa glutathione? Yes! Glutathione, kailangan dumaan muna siya sa atay. Dilinisan mo niya yung atay. Magiging side effect na pumuti ka. Tama? Yes! Maganda bang white light? Yes! Pagkakan mo naman! Then, meron pa yung perfect white. I-combine mo na yung dalawa na yan. Pag i-combine mo yung dalawa na yan, yung perfect white natin, nakagandahan dyan, yan lang yung meron tinatawag na natural botox effect. Sino po yung familiar sa mga binabato? Di ba wala? Kadalasan yung mga nagpapabotox, mga artista, tama ba? Yes. Yung mga mayaman. May kikilala ka ba ng artista na hanggang ngayon, 50 years old na siya, 60 years old, ang ganda pa rin ang mukha? Yes. Kasi nga po, ginagamitan nyo na pampabata. Binabanat ang mukha, injection yun. Tama ba? Magkano yun? Mahal yun. Familiar ka sa mga artista niyan, hindi ko nalang babagitin yung pangalan. Siya panilya or mga ano pa, binanggit ko na. Di ba ang ganda ng mukha nila? Because meron nagpapabotox sila. Ang ganda nito sa perfect white natin, meron siyang natural botox effect. Kapag tinake mo yan, babanatin yan yung mga wrinkles dito sa mata, sa noo, at saka sa kahit ibang parte ng mukha mo para man lang. Ganun siya kaganda. Next, meron tayong colidos. Ang ganda nito sa colidos is a heart. Para sa heart siya, palakpakan mo naman. Bakit colidos is a cholesterol reducer? Okay ba? Pag sinasabing cholesterol reducer, tinatanggal niya unti-unti yung mga cholesterol sa ugat mo, sa puso mo, or sa iba't ibang parte ng katawan mo para makakadaloy na maayos ang dugo. Ganun siya kaganda. Kasi kadalasan meron na mga high blood. Dama ba? Minsan nga, yung mukha ng katabi mo, high blood na. Di ba? May cholesterol yan. Mag-take siya ng colidos para gumanda yung daloy ng dugo ng ano niya. Tama? Kasi kadalasan kasi cholesterol, dahil sa kinakain natin, tama ba? Iba't ibang kinakain natin, mga matataba, dumidikit yan sa ugat mo, hanggang sa mag-plax yun doon, magiging ano yan, haharang na yun doon sa dumadaloy ng dugo, kaya ngayon, hindi na makadaloy ng maayos yung dugo. Ngayon, tatanggalin niyo po ang tinitig, ganun na ganda ako. Palagpakan mo naman. Yes, meron tayo ng natural essentials, toothpaste. Sino po yung dito nagtotoothbrush? Oh, may nagtaas. Huwag kang lumana, patayin ka kami mo. Kadalasan nagtotoothbrush tayo, tama ba? Mahilig tayo niyan kasi yung likas na malinis yung tao sa mga nga. Kadalasan dito, kinokontrol niya yung morning breath na tinatawag. Okay tayo, familiar pa sa mga tao na pagbuka pa na ng bibig niya, parang nalalayo ka na, text-text na lang tayo. May mga ganon? Text-text na lang tayo. Kasi nga po, minsan, hindi naman nila maiwasan yun, pero may mga tao talaga na ganon. Tama ba? Magagandahan dito sa ano natin, natural essentials, kasi nga po, malupit niyan, natural siya. Okay ba yun? Yes. Kinokontrol niya yung bad breath. Madaliin na lang natin, bad breath. Tama? May mga taong ganun. At kagandahan niyan, nire-refer niya, pinapatibay niya yung ngipin natin. Okay? Meron niya aloe vera, saka mga peppermint, meron pa yung bepropolis, sobrang ganda. Ano yan? Sobrang alam mo yung mga vitamins na malupit, nilagay din dyan. Palagpakan mo naman. Articles. And then kasama na rin yung bidal.
Sino may pamilyar sa bida? Bida. Ano sa Bisaya yun? Bida. Bida. Okay? Ang bida po, ang kalupitan dyan, Diyos strength siya. Di ba may mga Diyos tayo na mga, ano, mahilig sa, sino mahilig sa Diyos? Yan, malamig na mga, ano, tawag, di ba? Mga pampalamig, ang kagandahan dyan sa bida natin, ang kagandahan dyan, meron siya pinatawag na artery dilator. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Artery dilator. Minsan, kadalasan, yun yung tinitake ng mga tao na madaling mahingal, hinihingal yung meron siyang nilalakad, maakyat sa mga ano, hagdan, mabilis lang hingalin. Kasi nga po, barado yung ugat sa puso natin, mabilis hingalin. Tama ba? Hindi makapag-pump na maayos yung puso. Ang kagandahan yan, 60 to 90%. Kapag mantika niyan, pinapabuka niya yung ugat mo. Dinadilate niya, kaya pagkadami na maayos yung dugo. Okay? Di ba? May hospital kasi high blood. Minsan din naman ang harapin. Tama? Kagandahan niya, patake mo niyan. Pag ipatake mo niyan, ano na yan, bida na yan, wala pang one hour. Wala pang one hour, idadilate niya na yung ugat para makadami na maayos yung dugo. Palakpakan ka naman. Bida. Cartipulse. Okay, basa naman. Cartipulse. Ang cartipulse po is aparato po yan. Hindi po siya produkto na binibili, ha? Kasi meron akong kliyente kasi na sabi niya, magkano yung cartipulse? Magkano daw yan? Sabi ko, hindi po yan binibili. Mama, meron tayong certificate niyan. Pwede kang magpa-check up. Ano yan? Meron tayong clinics ng cartipulse na sa third floor. Meron tayong tinatawag na cardio score. Dito, matitres kung barado ang ugat mo sa puso or kahit ano pang barado dyan. Okay ba yan? Yes! Minsan kasi kapag ka nagpa-hospital ka, papatris mo kung ano yung laman ng puso mo, di ba? Barado ba o hindi? Tama? Ang kagandahan nito sa atin, yung ano natin, cartipulse, malalaman sa kagad, 3 minutes lang. Kasi nga, kung sa hospital ka, ipapatris mo, papakilingin mo yung mga baradong ugat mo dyan, mahal ang bayad nun. Babayad ka ng 150 to 200,000. I-check pa lang yung ugat sa puso mo. Ang kagandahan dito, kapaipit lang yan sa kamay mo, computer ng bahala niyan, meron din yan, malalaman yan. Meron tayong tinapawag na cardio score, meron excellent, good, careful, warning, bad, very bad. Pagka dito ka na sa number 7, ito yung ugat. Pag ito, malinis. Tama? Kapag dito ka na, ito na yung cholesterol, plaques. Tama? Pag high risk ka, mag-ingat ka na, 50-50. Anytime, kunin ka na ni Lord. Okay, konting hingal na lang yan. Kailangan, mapatris mo yan para mapangalagaan mo yung puso mo. Okay ba yun? Yes! Kasama po yan sa package. Libre. Gusto mo bang malaman ng ano yung puso mo? Yes! Palakpakan mo naman, tuloy mo kaya. Next! Vita. Max. Sobrang lupit nito. Familiar kayo sa mga nagpapalamnaw ng dugo sa labas ng mga ano, niinom? Para gumanda daw yung dami ng dugo, kailangan magiging malamnaw yung dugo mo. Kasi minsan pag umiidad tayo, umiidad din yung dugo natin. Tama ba? Pati yung ugat. Hindi makakadaloy ng maayos yung dugo. Ang kagandahan yan, sa Vita Max na yan, meron kang fruit to, pinapalamnaw niya yung dugo mo. Kaya makakadaloy siya ng maayos sa katawan mo. Mapapump siya ng maayos. Ganun kaganda ang Vita Max. Palakpakan mo yan. Next, eto na. Dito na tayo sa personal care division. Sino pa yung mahilig maligo? Mayroon din nagtaas. Natatawa ako. Sino pa yung mahilig maligo? Yan. Kapag gusto mo maligo, kadalasan kasi kapag ka sa ano, mga sabon-sabon sa labas na ginagamit, tama ba? May ibang mga binibili mo sa labas. Okay? May ibang binibili mo sa labas, minsan magdadry yung skin mo. Tama ba? Sa dry yung skin mo, minsan nga gumubuhin pa yan eh, pag naarawan ka. Kasi na nakaranas ng ganun. Naranasan ko yan dati. Alam mo yung sabon yung sabon. Siyempre, construction worker ako. Pag natuyo na yung balat mo, kinaskas mo siya, gukuhit. May ganun? Ano tawag nun? Resting. Ang agandahan dito sa ating natural essentials. Deep cleansing and whitening bar. Hindi lang siya, hindi niya siya naglilinis sa labas, sa loob pa. Bakit naman siya mayroong puti at mayroong kulay orange at saka itim? Ang itim na yan, tinatawag namin ng charcoal. In Tagalog? Uling. Bakit may uling? Familiar ba kayo sa mga tao na kapag dumikit ka, kapag pinawisan, kakaiba ang amoy? Yes! Makaranas ka na yan, minsan sa zip. Maranasan mo yan. No? Parang kakaiba ng mga tao na to.
alam mo yung kampante siya, pero alam mo yun talaga, umaling asam. May mga ganon, ang tawag noon, body? Ang kagandahan nito, yung uling na yan, tinatanggal niya yung matinding amoy na yun. Alam mo kung bakit uling yan? Pag nilagay mo yung uling, minsan, pag pumunta ka sa mga bahay-bahay dito, ng mga bahay-bahay na hindi naman masyadong kayamanan, pero may rep sila, tingnan mo yung loob ng rep. May uling kapag walang laman. Mayroong tubig doon. Tubig lang. Pero kapag walang laman yung rep, pag hindi mo nilagay ng uling, babaho. Ano ba? Kagandahan yan, ganun din yung sabon natin. Hindi babaho yung katawan mo. Ganun siya kaganda. And then meron siyang, ano yan? Yung kulay? Orange. Ano din yan? Yung papaya extract yan. Blue yan. Pinapaputi niya. Hindi ka lang, hindi lang pinapaganda yung pinapapamoy yung katawan mo, pinapaputi ka ba niya? Palakpakan mo ba? Palakpakan mo. Next, meron tayong natural essential feminine wax. Sino po dito yung naguhugas? Yan. Babae na. Ito yung hindi ko may paliwanag ng tulo dito eh. Kasi kadalasan, di ba, naghahanap silang demon stress. Di ba siya mandimo eh. Pero kagandahan dito, pamilya kayo sa mga pets-pets sa labas. Tama ba? Yes. Para daw, bago matulog, nabango. Tama ba? Para hindi irritable si Mister. Mga ganon. Kailangan maghugas muna. Tama, wasp mo yan. Alam mo kung bakit? Pag sinabi yung feminine wasp, ibang ano niyan eh, ibang dating ng babae kapag nakahugas talaga or mabango. Tama ba? Yes. Magiging ano sila eh, kambanti sila ng lakang talaga. Ibang lupit talaga nila eh. Pero kapag hindi makahugas, kanyay pa rin yung mukha nila. Tama ba? Kaya ko na yan, naturals. Okay na yan? Feminine wasp na yan. And then, siyempre, hindi kami mapapatalo. Mga lalaki, takas ang damay. Gumagamit pa kayo niyan. Yes! Pag gumamit din yan, kakaiba din yan. O ito, malamig. Mas malamig. Tama? Kaya yung mga lalaki na gumagamit ito, huwag ganyan ka lang, 100% uulong yan. O, kasi malamig talaga siya. At saka kakaiba yung bango niya. And then, meron siyang pinatawag na, ano to? Negative ion. Alam niyo ba yung negative ion? Pampahalim mo yan. Gumaganda yung takbo ng alam mo, isip mo, or gumaganda yung alam mo sa... Alam mo yun? Parang ano ka, hindi ka irritable talaga. Kasi ganun ang ano, negative ion eh. Meron siya, negative ion sila, nasa loob niya. Okay? Kaya ngayon, kapag babae, pang babae lang. Okay ba yun? Pag pang lalaki lang. Maliwanag ba? Yes! Kasi minsan ang lalaki gumagamit nito. Ako po. Pag yan ang ginamit nyo, tutubo. Hindi tutubo, mawawala. Gusto nyo bang mawala? Kapag kapang lalaki, dapat lalaki lang. Okay ba yan? Kasi yung mga babae, yun yung tutubo. Palakpakan mo naman! Yan ang mga natural, sigunat base at saka po yung water fragrance. So sobrang, ano niya, healthy niya sa katawan. Ito yung nakapag-prevent ng tinatawag na UTI. Kasi kadalasan sa mga babae, kapag iba-ibang ginagamit mo pang hugas yan, ano yan eh, masilang yan eh. Bahagi, tama ba? Yes. Kapag may chemical yung ginamit mo, papasok yan dyan, UTI ang tawag nun. Mga chemical sa pumapasok. Kaya dapat, dito tayo sa natural. Okay ba yan? Palagpakan mo naman. Next, sino ba yung gusto nito ang gumanda ang katawa? Sino yung gusto ang pumaya? Ang kagandahan dito sa ating next products is pampasiksi. Ang tawag namin dito, burn slim. Pakilasa. Burn slim. Sino pa dito ang gusto mag-burn? Sino yung gusto mag-burn ng kanyang taba-taba sa katawan? Di ba kadalasan hindi ka rin kampante kapag sa katawan mo mataba ka? Tama ka? Alam mo yung gusto ko talagang pumayat eh. Kaya lang sa isip niya lang pumayat kahit saan ang kain. Tama? Kaya kailangan dito, kapag magtingalan na ganito, kailangan mo rin ng tamang diet at exercise. Okay ba yun? Kasi kapag ang burn slim, sinusunog niya yung mga calories sa katawan mo, yung mga taba-taba dyan. Pag sinunog niya, hindi ka manghihina. Mayroong mga pampapayat sa labas na kapag ginamit mo, kakaiba. Alam mo yun, pag ginamit ka CR ka ng CR, hindi ka pwede magbiyahe, di ba? Kung na-diet ka, yung ginagamit mo na sa labas, nagkagandahan dito, natural and normal lang siya. Okay ba yun? Kaya kapag sinusunog niya yung mga taba-taba sa katawan mo, tinuturn on niya niya into energy. Kaya na magiging energetic ka pa rin kahit napapayat ka. Ganun ang burn slim. Meron din kaming burn slim na kape. Burn coffee ang tawag. Palakpakan mo naman. Kapag mahilig ka sa kape? Tama, kapag mahilig ka sa kape, inang ka ng kape, napang papayat. Meron din tayong burn. Meron din tayong burn iced tea mati. Sino po mahilig nito sa mga iced tea or mga mapalamig?
Kapag ka uminom ka lang sa labas, pag inanom mo yan iba-ibang mga Diyos dyan, ibang palamig, nakakatawa din yan minsan. Tama ba? Lalo na kung malamig. Nakakatawa nito, burn ice cream natin. Burn spin. Binaburn pa rin niya yung mga... Taba-taba mo. Hindi ko na ulitin. Basta taba. Okay? Burn shake. Meron din tayong burn shake. So, isi-shake lang siya yung mga mahilig na uminom. Di ba? Mahilig tayo minsan sa mga shake-shake sa labas. Di ba? Pasikan ng mga prutas. Gulay. Iba-iba? Prutas at gulay. Meron ba gano'n? Ngayon, may gulay na eh. Sinisip na rin eh. Nagkandaan ito, meron tayong burn sheet. Kompleto na rin yan. Pampapayat rin siya. Palagpakan mo naman. Burn. Okay, mga essentials. Lotion naman tayo. Sino po yung mahilig mag-lotion-lotion dito? Yan. Ibang babae, kakaiba yan pag umalis. Di ba? Pag maligo yan, kakaiba yan. Di ko na, na-imagine ko na lang. Meron kami tinatawag na coffee scrub. Ang coffee scrub natin, kakaiba itong coffee scrub na to. Kapag kayan yung ginamit mo, ano siya eh? Prevention din siya eh. Pamilyar ba kayo sa mga bagong panganak or yung mga nakakaanak ng 5-6 mga ganun? Meron ba ganun? Yes. Tingnan nyo yan dito. Mayroon tinatawag na kalmot. Kalmot. Insured kalmot. Tama ba? Ang tawag nun sa English? Sweat scar. Kapag kayo nyo meron dyan, mahirap niyang tanggalin. Tama ba? Kasi kamot mo yan eh. Kagandahan yan. Gamitan mo ng coffee scrub. Boy, hindi siya tanggal. Coffee scrub. Balakakan mo naman. Meron din kami na strawberry scrub para naman sa mukha. Ang strawberry scrub natin, ang kapitan dyan sa... Sino yung mga ano nito, mahit gustong gumanda yung mukha? Kakaiba yan, may an-an, may had-had, may ay pung-un, diba? Diba? Ang kadalasan na kalaban natin sa mukha, ano? Pagyawat. Gamitan nyo po niyan. Kasi nga po, pinapapino niya yung mga pores sa mukha mo. Pinapalipis niya. Pinapaganda niya, pinapalayat niya yung skin sa... Scrub mo muna yun bago ka maligo. Okay ba yun? Next, meron kami instant white. Ang kagandahan nito sa instant white, kapag tuloy-tuloy mo na siyang ginagamit, magiging normal na yung pagputi mo, yung puti mo. Familiar ba sa yung automatic ka? Gusto niyo ba yung pumuti ka agad? Yes. Kaya sa tinatawag na instant white, kasi kapag ka maitim ka, pag pinahit mo yan, kailangan bago ka magpahit yan, naliligo ka muna ha? Di ba? Kasi yung iba kasi di pa naliligo, maano yan eh, magaspang. Kaya kagandahan, bago ka maligo, ilusin mo siya ng todo, ipantay mo yung kamay, dalawang kamay mo, yung nilagyan mo at saka hindi, maputi talaga siya. Instant white, maputi talaga. Palagpakan mo yan. Okay, next, meron kaming toner. Bilisan ko na lang. Sino familiar sa toner? Sino familiar sa mga pinapahit-pahit mukha yan? Mga aspirin yan, sa labas. Tama? Madalasan gumagamit na yan. Alam yun? Yung mga ano, yung mga galing sa trabaho, bago matulog, naglilinis muna. Kasi nga, kapag hindi ka maglilinis, magiging tagyawat yun. Diba? Germs kasi yun eh, mga usok, mga ano pa. Inisin mo yan, gamitan mo ng toner, sobrang ganda niya sa mukha. Okay ba yun? Panglinis talaga siya. Next, meron kami oxygen bar. Kagandahan dito sa sabon na to. Ano siya? Meron din siyang anti-aging siya, pero para sa skin mo eh. Pinapaganda niya yung pores ng skin mo. Ang kalupin yan dyan, alam mo yung meron mga mukha kasi na minsan, kapag puyat na puyat, kakaiba yung dating dito sa mukha mo eh, di ba? Alam mo yung halata ng puyat. Halata na, di ba? Kagandahan dyan, oxygen bar ang gamitin mo. Magiging fresh pa rin ang mukha mo. Palakpakan mo yan. Next, Enerzy. Ito yung bagong products natin. Nakakandahan dyan sa Enerzy na yan. Pinaprotektahan ka sa mga radiation sa labas. Sino po yung malapit sa mga radiation dito? Yung mga cell site, di ba? Kagandahan dyan, protektado. Parang protect din siya kanina. Pero kakaiba niyan, radiation na, pinaprotektahan. No? Proteksyonan niya. At magbibigay siya ng kakaibang energy sa'yo. Sobrang ganda niyan. Kung mabilis ka mapagod, pag meron ka niya, magiging maliksi ka pa rin. Ganun siya kaganda. Okay ba yun? Yes! Next! Ayan, energy diffuser. Sino meron niya? Ang energy natin, ang kalupitan niya, kapag nasa sales side ka sa labas, hindi mo maiwasan mo yun, maiwasan mo yun. Hindi mo maiwasan yun. Kapag meron kang energy, ito sabi rin, maiwasan mo, tama ba? Kasi nga mo, ano siya sa radiation siya eh. Sinasalag niya yung mga radiation sa katawan mo kasi ang radiation yun yung nagbibigay sa atin na alam mo yun, sasakit yung katawan mo, minsan may insomnia ka na, minsan hindi ka nakakatulog agad, tama ba? Kasi nga po, dahil sa radiation yun, pinapatay niya unti-unti yung cells sa utak mo, sa katawan mo, yun yung radiation, sobrang ano yan, sobrang lakas ng radiation. Ito yung malupit, pagpunta mo sa bahay, makakaiwas ka pa ba? Tatanggalin mo na yan eh, pag natulog ka, tama ba? Minsan, hindi ka nang aiwas. Bakit? Daladala mo palagi is radiation.
Lahat tayo may dala noon. Alam niyo kung ano? Cellphone. Tama ba? Malakas ang radiation sa cellphone. Minsan yun yung nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo, nakatutok ka dyan, nag-online ka. Ang kalupitan noon, inuunti-unti ka rin pinapatay yung cells mo sa mata at saka sa utak. Kaya minsan, ang tagal mo makatulog, hindi ka makatulog. Kapag may inertiosel ka, protektado ka pa rin. Magiging control ang radiation sa paligid mo. Palakpakan mo naman. Okay? And then, tapos na ako. Yan, hindi pa pala tapos. Meron tayo dito, bago pa to. Inyo yung H2. Nakagandaan din sa products na yan, kapag ka nilagay na sa mukha rin yan. Alam niyo yun? Kapag may mga tagawad ka sa mukha, or mga iba-iba pa dyan, mga hindi na kaya tanggalin ng doktor, ano pa, nagpapaderm ka na, ayaw talaga, yan ang gamitin mo. Automatic yan. Pag pinahin mo yan ngayong gabi, kinabukasan, magkakaiba. At iba yun, gagaling talaga siya. Iba ang alam ito eh. Alam niyo yung sobrang malamig siya, and then magiging energized rin yung mukha mo, and then siyempre, kapag ka-artista ka, or gusto mo mag... Di ba minsan kadalasan pag magtatrabaho, gusto mas maganda yung ano? Di ba? Mas okay yung mukha niya na, mas fresh siya. Tama ba? Kaya ganun, yun yung gamitin mo, mas malupit siya. Mas iba yung energy mo. Okay? Ayan, dami paliwanag nito. Hindi ko na-exercisein kasi meron pa tayong Ultra H2. Ang kagandahan nito sa Ultra H2, malupit din. Familiar ba kayo sa mga alkaline water sa labas? Yes! Kapag ka-alkaline water sa labas ang binili mo, sa bahay lang yun. Tama ba? Gusto niyo ba magiging healthy living? Yes! Tama? Kapag lumabas ka, iba-iba na yung iinumin mo eh. Meron naman minsan mga tubig ngayon. Ang uso kasi dati, puso eh. Ang uso dati, nasa gripo, iniinom pa yan. Ngayon, hindi mo na pwedeng inumin. Tama? Yes. Nakagandahan dito sa Ultra Isto Molecular Hydrogen. Kapag nilagay mo yung tubig dyan, within 5 minutes, magiging alkaline siya, and then magiging, na matatanggal niya, magiging ano siya, in short, magiging ang tubig niyan, ano eh, yung, nakalimutan ko yun, yung sinabi na yan, magiging alkaline siya, magiging, tawag nito, yung sa katawan mo palang, ni-neutralize niya lahat ng mga acid sa katawan mo, magiging safety ka. Kasi kapag ka uminom ka ng mga tubig sa labas, kakaiba yun, di ba? Hindi natin alam kung saan mo binibili or di natin alam kasi usong-uso na yan ngayon, tama ba? Meron na mga, ano yan, mga mineral water sa labas, di ba? Ang kagandahan nito, mas pinapag- okay ba yun? Palagpakan mo naman! Ayan, napaliwanag din yan, hindi ko na-exercise. Sa mga invites po, pwede nyo ipaliwanag yan. And then meron, ang mga products na in-explain namin dito, ano lang siya, summarize lang siya. Meron kami tinatawag na product intensive. Tama, okay ba yun? Yes. Yung product talaga na doc box bilhin ako, yun yung nagpapaliwanag nun. Dalawang oras pinapaliwanag yun, buong products lang, iniisa-isa lang. Para malalaman. Yun, tapos na ba ako? Palakpakan nyo naman. Matagal ba tayo? Nagulat ako, sobrang dami na pala. Products. Okay ba? Yes! Magiging maganda na ba ang katawan mo? Yes! Magiging tunay na tao ka ba? Yes! Gusto mo bang gumanda ang katawan mo? Yes! Gumamit ka ng products. Sinong gustong gumamit ng products? Yes! Na hindi gagamit, magkakasakit. Sino yung gusto sa products? Yes! Yan. Good. Para magiging healthy ka. Pero sabi ko sa inya, ngayon, sinabi ko kanina, dapat kung healthy ka, mas may pera ka. Okay ba yun? Yes. Kasi minsan kasi healthy ka na kung wala kang pera, yun nga, sinabi ko na kanina, pagkakala rin may sakit. Gusto mo bang yumaman? Yes! Kapag maganda ang products, maganda ang? Yes. Maganda ang kitaan. Gusto niyo bang kumita? Yes! Kasi may iba niyan, ano ba yan, Rico, ang tagal mo naman paniliwanag yung products? Gusto na namin kumita eh. Tama ba? Huwag kayong mag-alala, tinatanggal namin kanina yung sakit sa katawan. Yung pinapaliwanag namin, gusto namin tanggalin yung mga sakit mo sa katawan. Ngayon, ang ipapaliwanag namin ulit, ano? Tanggalin namin ang sakit mo sa bulsa. Gusto mo bang yumaman? Yes! Taas kamay! Yan. Yun yung mga gusto mo yumaman. Yung mga hindi nagtaas, hindi ko na ulitin. Maging hirap ka to 10th generation. Tama? Napakaswerte yung mga nagtaas. Ulitin ko pa ba? Mabibigyan natin sila? Mabigyan pa natin? Yes! Napaka ano, mamaya talaga yung mga Pinoy, no? Gusto nyo mga yumaman? Yes! May hindi pa rin nagtaas. Kilala ko pa naman. Okay ba yun? Gusto nyo na ba? Yes! Hindi na pa ako magpapaliwanag noon. Kasi alam ko, minsan yung bulsa natin, stage by stage din yung sakit niyan eh. Minsan mayroong stage 4 cancer na rin yan. Stage 4 na rin yung sakit sa bulsa. Tama ba? Gusto nyo yumaman? Kaya lang, mahirap siya kitain.
Pero may magpapaliwanag dito ngayon. Handa na ba kayo? Yes! Magpapaliwanag dito kung gaano kaganda ang kitaan. At yun yung nagbibigay sa amin. Ngayon, ng kabuhayan at nagbibigay kung paano kumikita ng malaki, papaliwanag niya. Gusto mo ba yun? Yes! Okay ba yun? Yes! Pero bago natin siya i-welcome, palakpakan muna ng tuloy sa inyo. Palakpakan muna yung mga tayo! Pero mo, mag-graksiyakan ka na! Masyara kung bakit mas maganda yung inaksi natin eh. And then yung magpapaliwanag ng ating marketing plan kung paano makikita ang labit itong idol ko to. Idol ko to sa Jerry Francis. Una-una, nakita ko to. Alam ko yung buhay niya nung una talaga. Hindi naman kami masyadong kilala dito noon talaga. Nakakilala na kami, nakaklose na kami sa Jerry Francis. Pero dati, kilala ko siya, nakikita ko na siya sa Facebook. Alam ko yung mga pinagdaanan niya. Mahirap din talaga sila. Pero ang malupit noon, binago ng Inglobal yun. Kagaya ko. Yes! So yung malupit. Okay ba yun? Kung lalaki ka, ma-challenge ka. Alam mo kung bakit? Babae siya. Wow! Ito yung malupit, babae siya. Ang laki, ang kinikita. Pero ito yung malupit, maliit siya. Alam mo yun, nakaka-insulto sa mga malalaki. Kasi alam, ito yung mga babae na ito, ang laki na kinikita. Alam mo kung bakit masabi ko maliit? Ang sasakyan niya ang laki, Fortuner. May sasakyan na po siya, palakpak niya. Mga top 500 na millionaires dito sa Global, kasama siya sa top 500, ito yung malupit. Millionaire maker siya. Maraming millionaire sa baba. Last day, Global Ambassador. Wow. Kasama siya sa Maldives. Kasama siya sa Maldives. Gusto niyo ba mag-Maldives? Yes! Lopez. Ama, gusto niyo i-welcome na natin para malaman niyo kung paano kumita? Yes! So, milyon! Hina, ang dami niyo pumalagpat. Popcorn talaga. May nahuli pa doon. Last touch na to. Last touch na yun. Pwede ba, urong, mayroon pa dito, bakante. Yung mga nakatayo dyan, pwede dito. Okay ba yun? Kasi ayaw kasi niya ng mga kita niya ng mga bungi-bungi dyan eh. Tama ba? Upo po kayo dito. Okay ba? Yes! I-welcome na natin. Yes. Millionaires Club, Global Ambassador, Clara Chaber. Isa sa mga inidolo namin sa Julian Project. Palakpakan natin. Palakpak na may kasama ng CEO. 1 million! 2 million! 3 million! Kapag tinawag ko na siya, dapat humiyaw ka ng todo and then tumayo ka. Kasi nga, sobrang lupit at magbibigay sa inyo ng expression ngayon para yumaman din kayo. Okay lang ba yun? Yes! Palakpak na yun para sa akin yun. Gusto ko kasi palakpakan nyo ko ng todo. Eh. Sino po dito yung mga nakakakilala na sa akin? Bakit tayo gusto na?
yan. Okay? Marami din po yung mga hindi nakakakilala. So, mga hindi po sa akin nakakakilala, pakitanong na lang po sa nakakakilala sa akin. Okay lang ba kayo? Yes! Parang kanta eh. Ulitin ko po, sino po mga first-timer dito? Ayan, paano po kayo na-invite? Yun na lang po yung tanong ko. Sinako. Sinako. Gusto pa yun yung sasako dito. Eto po, may konting favor po ako. Okay lang? Yes! Okay lang po ba pag may konting tanong ako, may konting sagot naman po? Yes! Okay lang ba yun? Yes! Anong gusto nyo pong seminar? Masaya? Malungkot? Masaya! Masaya! For sure po yung mga nandito, especially sa mga first timer, yung buhat importante yung oras nyo. Tama? Yes. Tama ba ako? Yes. Siguro po ayaw niyo naman pong masayang yung oras nyo. Naman. Okay. May tanong po ako sa inyo. Sino po sa inyo sa kwartong to ang gustong kumita ng malaking pera? Pakitaas po yung tabo. Okay. May iba ayaw. Hindi nyo tataas ang kamay. And next question ko po, sino naman po sa inyo yung gusto naman pong yumaman? Pakitas yung kamay. Oh, marami pa rin po gusto yung yumaman. Okay. Eto po, bakit ko po siya tinatanong? Ako mismo, pag ako nagsiseminar po, nagtatanong talaga ako. Para po, makita ko po sa audience ko kung sino yung desidido sa pag-uusapan natin. Kasi di ba kanina sabi ko nga lahat naman tayo, importante yung oras, tama ba? Yes. For sure naman po, ayaw nyo naman po masayang yung oras nyo. Yes. Katulad ko po, ayaw ko din po pag nagtotok ako, hindi nyo maiintindihan yung sinasabi ko. Ngayon po, gusto nyo po kung bibigyan ko kayo ng tip, paano po kumita ng mas malaki o yumaman? Yes! Gusto nyo po ba? Yes! Ito po, simple lang pong advice to, pero ito pinaka-effective sa lahat. Kung gusto nyo pong yumaman, kailangan po, nakikinig ka, ginagawa mo, sinusunod mo, yung ginagawa ng yumaman para yumaman ka. Yes. Ulitin ko po ulit ha. Kung gusto nyo pong yumaman or kumita ng malaki, kailangan, ginagawa mo, sinusunod mo, at pinapakinggan mo yung mga ginagawa nung yumayaman. Simple lang po yan, parang ganito. Kung gusto mo pong maging magaling na singer, ano dapat mong ginagawa? Nagpa-practice ng ano? Dancing? Ano dapat ginagawa? Ano, sino dapat mga kasama mo? Singer. Singer. Sino ba dapat nagtuturo sa'yo? Singer. Singer. Kung gusto mo maging engineer, ano dapat mong ginagawa? Mag-aaral ka ng engineering course. Pwede ka bang mag-aaral ng nursing para maging engineer ka? Hindi. Hindi. Simple po yung tanong. Simple pong gagawin. Pero itong tanong, hanggang ngayon ba, ano ba ginagawa natin talaga? For the past ilang years? Kaya parang ganito po, itong itidiscuss ko po sa inyo, sa lahat po na nandito na sabi niyo gusto niyo mama or kumita, pwede po itong makatulong. Hindi ko sinabi, ito na yung sagot. Pero po, bago po ako magtuloy-tuloy, gusto ko lang pong pakinggan niyo po ito kasi sabi ko nga po, napaka-importante ng oras ng bawat isa. Okay? Kumbaga po, itong i-discuss ko sa inyo, isang opportunity po na makakatulong. Okay? Ito usapan natin. Pakinggan niyo po ako. Bibihira niyo lang. Ngayon mo lang siguro ako maririnig, pero sisiguraduhin ko sa'yo, yung maririnig mo sa akin, makakatulong sa'yo. Yes! And lastly po, pag nagustuhan mo, gawin mo. Pagtulungan natin. Kung ayaw mo po, kahit anong present ko sa'yo, huwag mong gawin, please lang. Kasi baka sa susunod, di ba, yumaman ka, di ba, nanisi ka pa, di ba, kumita ka, nanisi ka pa. Kumbaga, pakinggan mo lang po yung i-discuss ko po sa inyo, and then pag nagustuhan mo, gawin mo, pag hindi, okay lang naman. Narado po yun? Yes! By the way po, magpapakilala po ang konting background po. Ang pangalan ko po, Ninya, taga Bicol po ako. Meron po ba ditong taga Bicol? Yes! Ayan, meron. Nag-start po ako sa Global way back 2011 po. 2018 na po ngayon. 7 years ko lang po siya ginagawa. Graduate po ako ng civil engineering. Graduate lang po ako, hindi po ako ng engineer, hindi po ako ng board exam. Bakit? Simple lang. Kasi sabi nga nila, kung gusto mong makita yung future mo, tingnan mo yung mga dumaan doon. Kung sino yung sinusunod mo, yun magiging future mo. Tama ba? Naging practical lang din po ako. Kasi pagka-graduate,
graduate ko po, literally, hindi talaga ako nag-board exam. Kasi ito lang po ang mindset ko. Nung time na yon, nag-part-time muna po ako as student dito po sa IN Global noong 2011. Ibig sabihin po, estudyante pa lang po ko, ginagawa ko na to. Hindi din po kami mayaman sa mga na nandito po, first timer po. Nag-start po ako na hindi talaga laging pong pera. Okay, pito po kami magkakapatid. Yung father ko po, high school pa lang ako, wala na siya. Yung mother ko po, government employee. Pang-anim po ako sa magkakapatid. Yun po yung background namin. Sakto-sakto lang din. Alam mo yung buhay na ganun? Yung makapag-aral lang, okay na. Ganun din po yung buhay namin. Nung na-invite po ako dito, wala talagang pampuhunan. Kaso nga lang, ako po, yung attitude ko po kasi ako po, positive ako mag-isip. And mapangarap po akong tao. Gusto ko talaga magbago buhay ko. And then sabi ng speaker, sabi nila, pag ano daw sinusunod mo, yun magiging future mo. Naniniwala ba kayo doon? Yes! And then, ang network marketing po kasi, pag ito ginawa mo, 3 to 5 years pwede kami maman. Parang ganito po, meron akong isang hindi ko makalim, isishare ko po sa inyo. Ito po yung reason bakit ito yung tinuloy-tuloy ko. Kung narinig nyo na po yung 40 years plan, alam niyo po ba to? Sa first timer, siguro ngayon mo lang mapapakinggan. Tama ba? Yes. Ito po, 40 years plan. Halimbawa, nag-graduate ka 20 years old. Pag nagtrabaho ka po, ilang taon para mag-retire ka? 65. Ilang years? 16. Plus ilang taon po to? 40 years. Ito po yung sinasabi ko, ilang taon? 60 years. Ngayon po, may isang opportunity na pwedeng gawin mo ngayon, itong ipipresent ko. Eto, pwede mo siyang gawin 3 to 5 years. Okay, ulitin ko po. 3 to 5 years pwede mong gawin. Sabi natin 5 years, ilang taon to? Okay. Eto po, may mga tanong ako. Dito po ba, pag ito pa ginawa, ako mismo, ito ginawa ko, tingin niyo po, madali, mahirap? Magiging engineer ako. Madali, mahirap? Mahirap. Tama po? Okay. Mahirap po to. Next question po. Sige, ito gagawin ko. Tanong. Sigurado bang yayaman ako? Tingin nyo po. Pwedeng oo? Pwedeng hindi. Tama? Okay, next question. Sigurado kaya ako aabot ako dito? Sigurado. Sino ba at nakakaalam ng buhay natin? Wala naman, di ba? Walang sigurado sa mundo. Reality lang po pinag-uusapan natin. Next question po. Ito ang pinipresent ko po sa inyo, yung global. 3 to 5 years pwede kang umaman. Ang tanong, mahirap padali? Mahirap. Totoo po yun. Mahirap kasi bakit? Hindi mo siya alam. Kaya po siya mahirap kasi hindi natin alam. Pero it doesn't mean na hindi mo siya kayang gawin. Kailangan mo lang siyang aralin. Pag inaral mo, kaya naman. Pero same po itong dalawa, mahirap. Next question. Sigurado ka bang yayaman ka rito after 5 years? Yes! Hindi! Reality po ay hindi po ako mangangako sa inyo. Pwedeng oo, pwedeng? Hindi! Totoo yun. Sa mga first timer po, hindi ko sasabihin sa'yo yayaman ka rito. Depende po yun sa inyo. Pero ang punto ko, simple lang, parehas ba itong dalawa? Yes! Yung tanong ko sa inyo, parehas ang sagot? Yes! Yes! Alam mo ba bakit ito yung gagawin mo? Simple lang, mamili ka. 40 years or 5 years? 5 years! Ang punto po, 5 taon lang, malalaman mo na kung yayaman ka o hindi. Kaysa po, maghintay ka ng 40 taon bago mo malaman kung magbabago buhay mo o hindi. Maraming nagtatanong bakit ito ginagawa ko. Simple po ito, ito po sagot ko. Kayo na rin po mag-design. I'm not saying po na walang pera pagdating sa pagtatrabaho. Kaso ang pag-uusapan po natin, ano ngayon? Pagbabago ng buhay o pagkuha ng? Dream. Baka po yung iba wala na nito. Tama ba? Yung iba, kalokohan na to pag pinag-uusapan. Tama ulit? Yes. Sa mga first-timer mo, baka ngayon mo lang ito naririnig. Kaya nga kanina sinabi ko na, pakinggan mo ako, malay mo, ito yung hinihintay mo. Pangarap pag-usapan natin. Pangarap po, gusto mo ba magkaroon ng sasakyan? Yes! Sino pong gusto? Lahat naman gusto, tama. Yes. Practical na po, huwag na po tayo mag
lokohan, gusto natin yan. Tama? Next naman po, gusto mo ba ng house and lot? Yes! Bahay talaga yung sobrang gandang bahay po to. Okay, savings, gusto mo bang meron kang ganon? Yes! Oo naman, syempre, alam ang utang lang. Okay, travel, gusto mo? Yes! Oo, gusto mo yun. Meron, bigyan natin ng pera, budget, numbers para maintindihan niyo ulit yung sinasabi ko. Kung gusto mo ng sasakyan, magkano budget mo? Tingin niyo lang po. 5 million. Oh, sige, 5 million. Participate po kayo, parang pag naintindihan niyo po kasi po, saan niyo ma-absorb yung ituturo ko po mamaya. Eto po, house and lot, magkano? 50 million. Ay guys, pangarap po to. Eto, tumuhin ko lang po sa mga first timer po. Sabi ko nga, bago to sa'yo siguro. Eto po yung libre sa mundo na pwede mong gawin. Huwag mo nang tipirin yung sarili mo. Tipid ka na nga ngayon, tipid pa pati pangarap mo. Tama ba? Tama. Ang problema kasi sa atin, sa mga Pilipino, nangangarap pa lang, binubura na yung pangarap mo. Ano yun? Gusto ko ng ganitong sasakyan. Tapos may magko-comment sa'yo, ano ka ba? Wala ka nga ganito. Diba? Ganun yung minimin ko po. Na nangangarap ka palang, binubura na yung pangarap mo. Ako na po magsasabi sa inyo, hindi masamang mangarap kasi yun na lang po ang libre sa mundong to. Yes! Okay? Sa house and lot, magkano po tayo? 50! 50 million, sige. Sigaw nyo. Savings! 100 million! Oh, sige, 100 million. Okay, travels mo, magkano? 10 million! Okay, 10 million. Madali po akong kausap. Okay, total, magkano? 100 ano? 165 million. Eto po yung pangarap natin. O, tayo-tayo lang po yung nangarap, hindi lang ako. Okay, tanong ko po sa inyo, kahit kung nagtatrabaho kayo to ngayon, kaya mo ba mag-ipon ng 10,000 per month? Hindi. Wala na yung pangarap mo, wala na. 10,000 per month, kaya hindi? Hindi! Sa totoo lang, hindi. Pero let's say, nangarap tayo, pwede. Okay, 10 years. So, 1 year nila nag-ipon. Ilan? 120,000. Okay. Sa 10 years, sila nag-ipon. 1.2 million. 10 years. O, divide mo po to. Ilang 10 years to? Sa 10, ilang po yan? Yan pa lang yun. Seryoso po? Mga kailangan mo po makiusap kay God, pabalik-balikin ka dito ng mga ilang taon. Alam mo yun, after ngayon, tapos kaya na ulit ka ulit, mga 50 years, 60 years, gano'n. Siguro mga 10 buhay. Tama ba? Yes! Tama, di ba? Pero ito pong punto po. Tingnan niyo po ito. 10,000, naiipon ba talaga? Hindi! Hindi, totoo! Ano pong point ko? Kaya po, hindi na tayo nangangarap kasi hindi naman natin alam kung paano talaga makuha yung pangarap natin. Tama. Pansinin niyo yung bata tayo, ang laki-laki natin yung mangarap nung habang lumalaki ka nawawala. Bakit kung ito yung pangarap mo, eh tingnan mo naman po ito. Eh yung pangarap natin, 1.65 million, eh 10,000 eh, hindi natin naiipon. Paano pa kaya yun? O sige, mag-ipon ka ng 500. Seryoso naman po? Naiintindihan niyo po yung point ko. Gusto ko pong sabihin, kaya tayo hindi nangangarap kasi nga hindi natin alam kung paano. At hindi din po tayo tinuruan kung paano ba talaga. Kaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, kung gusto mong yumaman, makinig ka sa mayaman, makinig ka sa taong yun kasi may ituturo sa'yo para magbago buhay mo. Yes! Empleyado o negosyante? Sino po sa dalawa dito ang mayaman? Negosyante. O ulitin ko po, tanong ko kanina, sino sa kwartong to gustong yumaman? Woo! Next question ko, anong ginagawa mo ngayon? Kayo po sumagot? Nasa sa akin ba yung sagot? O alam mo yung sagot? Yung po point ko. Bakit kailangan mong magnegosyo? Kasi sabi mo kanina, gusto mong yumaman. Ngayon,
Hindi ulit. Yun na naman problema natin. O bakit ulit? Kasi hindi ulit tinuro. Kaya hindi mo alam. Kaya hindi tinuro. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng idea pagdating sa business. Kayo po ulit mamili. Hindi ako mamimili. Okay? Pag nag-negosyo po kayo, ang first na i-consider mo is capital. Okay? Pag maliit ang capital mo, maliit ang kita. Okay, sabihin na natin, sabi ng speaker, kailangan mo mag-negosyo para yumaman. Okay, mag-negosyo ko, may pera ako dito. Ito po yung dinidiscuss ko, traditional business. Okay? Gusto ko lang po maintindihan nyo bakit network marketing. Sa totoo lang po, pag sinabing networking, lalo pa noon, at parang tumatakbo na lahat ng tao, di ba? Tama. Tama o mali? Tama. Bakit ulit? Kasi iba yung idea nila sa network marketing. Hindi po ako dadalito sa network marketing. Gusto ko po maintindihan nyo kayo mismo ulit sumagot kung bakit siya maganda. Okay, balikan natin dito. Pag malaki yung capital mo, okay, mga magkano po yun? 100,000, 100,000, millions. Gusto mo lang makdo, 40 million, 50 million. Sige, go on, pwede. Kaya sila ganun kalaki kasi yung system buo na. Lahat po may sistema. Lahat po may sistema. Ngayon, kaya po yung malaki ang kinikita kasi buo yung sistema. Kaso nga lang, mahal. Okay. Next naman po, pagdating sa capital, ito na, okay na. Pag walang capital, walang? Kita. Oh, alam niyo na po yun. Hindi pa gusto, puro kita. Walang capital. Imposible po yun. Okay, pag present up mo lang ng negosyo, di ba? May capital. Oh, sige, mag negosyo, may capital ka. Gee, saan ka nakakita ng negosyo? Walang capital. Tama ba? Oh, sige po. Next po natin, ikaw consider yung ROI niya. Ano po yung ROI? Return on investment. Pag nag-negosyo po kayo, ang next question doon, kailan babalik yung in-invest mo? Huwag ka lang magbigay ng pera. Okay? Next, dito po, kailangan may experience. Naniniwala ba kayo kailangan yung experience? Yes. Oo naman. Pag nag-traditional business po kayo, hindi po pwede wala kang experience. Kasi pag wala kang experience, ang taas ng average, ng bating average mo na mag-failed ka. Yes. Karani po yun. Kaya po, hindi po siya parang, parang normal po siya na yung mga nagtatry mag-negosyo, nalulugi. Kasi po, walang experience. And sa traditional business, hindi po pwede magkaibigan tayo, magbibigyan tayo ng idea. No, hindi pwede yun. Kasi may tinatawag pong competition pagdating sa traditional business. Pwede bang ganito? Example ako, tatayo ako ng computer shop. Tapos yung kaibigan ko magtatayo din ng computer shop, pwede ko ba siyang turuan? Yeah. Nung technique ko, kaya ako kumikita, ituturo ko sa kanya, pwede ba yun? Yeah. Hindi. Eh, magkaibigan kami. Sakto. Yung po ang traditional business kasi may competition. Okay, next po dito, meron tayong tinatawag na calamity. Alam niyo po yung bagyo na lumabas ngayon? Yes. Tingin niyo po, meron po siyang nadaanan ngayon? Yes. Ng mga negosyo? Yes. That's calamity. Control what? Doon mo ba calamity? Yes. Hindi. In short po, pag ito pinuntahan mo, marami kang dadaanan. Ngayon, bakit maganda ang network marketing? Simply because, negosyo din po to. Ang pagkakaiba lang dito, pagdating sa capital, maliit ang capital mo, malaki ang kita. Gusto mo ba ng ganon? Yes! Gusto nyo or ayaw? Sure. Gusto mo? ROI, return of investment, outright po may return. Bakit may produkto? O may pera ka, bumili ka ng cellphone, hindi ka nga nagreklamo, wala na yung pera mo. Pero may cellphone ka, bakit ganon? Dito may produkto, pero minsan naghahanap ka pa rin. Pero at least dito may produkto ka na, pwede mo ibenta, pwede mong gamitin. May nawala ba sa'yo? Wala. Wala. May negosyo ka? Yes. Yes. Next, experience. Kailangan mo po ba pag nag-start ka sa ganitang negosyo, may experience? Yeah. Wala. Naalala ko po, way back 2011, tingin niyo po, that
Year. Magaling ba kaya akong magsalita? Yes. Sakto. Gusto ko pong sabihin sa mga first-timer ngayon na hindi mo kailangan maging ako ngayon na kung paano ako nagsasalita. Kasi ako, given na to. Nakakahiya lang ko sa 7 taon, hindi ko pa ito ma-memorize. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko. Kasi yung iba sasabihin, eh, magaling ka kasi magsalita. Alam nga, taksabok, 7 taon ko naman itong ginagawa eh. Alam ko din sinasabi ko. Ginagawa ko pa siya. In short, itong negosyo natin, ang kailangan niyo po dito simple lang. May pangarap ko sa buhay mo at willing kang ipaglaban yung pangarap mo. Yes! Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan po, yun lang ang meron ka. Kung ngayon mismo wala kang pangarap, mangarap ka na. Kung ngayon mismo, nanghihina ang loob mo, ngayon pa lang i-work out mo na yan, na kailangan maging matapag ka sa pagharap ng mga dapat mong harapin. Kasi walang madali sa mundong to. Kahit magtrabaho po kayo, ako na po nagsasabi sa inyo, mahihirapan kayo doon. Kaya huwag na kayo maghanap ng mas magiging madali. Ang hanapin nyo, yung kahit mahirapan ka, magbabago buhay mo. Yes! Tama po ba? Ganun dapat? Yes! Ibang tao, lagi ko nalang naririnig, ang hirap naman yun. Sige nga, pumunta kung saan madali dito. Tama ba? Pag-aaral ko, madali ang mag-aral? Hindi! Naalala ko kasi nag-aaral ako, hindi naman ako nadadalian eh. Kaso nga lang, kailangan, kaya dapat. Trabaho? Tingin niyo po yung mga OFW na nadadalian sila sa abroad? Hindi. Kaya nga po, isa na isa-share ko lang po to sa mga OFW kasing kausap ko. Lagi kong sinasabi, kung sasabihan mo kung mahirap ang online, panonood ng video, ano tawag mo sa ginagawa mo na mahiwalay ka sa pamilya mo? Ayun ang mas mahirap, yung ginawa mo manood ng video. Di ba yung mahiwalay sa pamilya? Ba't kaya mo? O ngayon, anong sagot sa akin? Magre-reklamo pa ba manood ng video? Hindi na. Aral ka na lang. Tama ba? Yes. Yun lang po. Tapos next dito, competition. May competition ba tayo dito? Yes. Wala. Network marketing is a helping business. Katulad po nito, hindi ko po kayo kilala. Wala po akong personaling kilala sa inyo. But today, kahit hindi ko kayo kilala, kung anong alam ko, sinishare ko po sa inyo. Yes. Yes. Hindi nyo po kailangan maging magaling. Kailangan tamang tao lang din po ang sinasamahan nyo. Kasi the moment magawa nyo yun, ma-apply nyo rin po sa sarili nyo. Okay? Next! Calamity po. Kahit po magbagyo, okay lang. Basta po nandiyan ka pa, buhay ka pa. Kasi po ang negosyo po natin, sarili po natin. Totoo po yun. Ang negosyo po natin dito is tayo, sarili natin. Kaya po, maganda yung business na to kasi lahat ng advantage po nandito. Kaya ikaw po, mag-decide ka po kung anong gusto mo sa buhay mo. Okay? Naintindihan nyo naman po? Yes! Tanong ko po sa inyo, okay lang po ba? Explain ko na po sa inyo yung AIM Global? Yes! Patulong naman po. Pabora naman po. Ayan. Yan, i-explain ko naman po sa inyo yung AIM Global. Ang tanong ko po sa inyo, ready na po ba kayong makinig? Yes! Kung paano po natin gagawin ang AIM? Yes! Maganda po ba yung mga products kanina? Yes! Oo, una po natin diniscuss kanina is products. Bakit? Kasi ang inyong negosyo, kailangan po may? Products. May produkto. Hindi po pwedeng wala tayong produkto. Sa products pa lang po, napakaganda na po ng produkto natin. Iba-iba po meron tayong kung managkakapi po kayo, di ba? May products tayo doon. Okay, may kakilala po ba kayong naliligo? Yes! Baka kasi may problema tayo sa produkto natin, di ba? May kakilala po ba kayong magto-toothbrush? Yes! O, mahilig kong magkape? Yes! May kakilala ba kayong ayaw magkasakit pag gusto healthy siya? Yes! Kustahan po tayo, pagdating sa health, lahat ng tao yung mayaman na may pera dyan. Tama ba? Tama. Oo, alam niyo po ba yung may mga sakit? Kahit wala yung pera, nagkakaroon na yung pera. Totoo o hindi? Totoo. O, maganda po ba yung products natin? Yes! O, gusto mo po bang yung mayaman kayo, nagiging healthy ka din? Yes! O, yun po yung products natin. Ngayon, pag-usapan po natin, paano naman po kayo magne-negosyo? Simple lang naman po to, may capital to. Ang capital po natin is 6,980. Ang tanong, malaki, maliit? Maliit. Sino po nagsasabing malaki? Taas po yung kamay.
Sige po, sa maliit naman po. Sino po sa inyo walang pakialam ang sabihin ko? Wala pong give na promise. Safe kayo lagi, di ba? Minsan, wala ka lang talagang pakialam eh. Anyway po, 6980, malaki po siya sa mga taong walang pera. Agree po ba kayo doon? Yes! Yes. 6980, budget mo pang inom, malaki maliit? Malaki. Siguro depende sa nagpapainom, di ba po? Kasi meron mga dalami sa inuman, di ba? Pang date po, 6980. Malaki. Sino rin ang sabi malaki? Siguro depende ulit sa kadate. Tama? And depende din sa may nagbo, ano tawag doon sa nanawi? Basta yun na yun. In short po, ang isang bagay pala, lumalaki o lumilit, depende sa pinanggagamitan or kapalit. Kasi po, alam ko po, maraming magsasabi dito, malaki yan o maliit yan, wala akong pera. Pero again, sabi ko nga, pag gusto mo may paraan, and pag nakita mo kung para saan yan, for sure, kaya mo siyang gawa ng paraan. I-discuss ko po sa inyo nang makukuha nyo sa 6980 number 1. May products po tayo na pwede nyong pamilihan na nakaset na po yan. Worth nasa 8,000 pesos. Dito po, bawi mo na kaya yung puhunan mo? Yes! Pwede na. Yes. Anong pwede gawin? Pwede mo po siyang gamitin, pwede nyo pong ibenta. Bahala po kayo. Okay? Kung gamitin mo, okay lang naman. At least, di ba, nagsubukan mo yung products, naging healthy ka naman. Kung ibenta mo, okay lang din naman. Kung talagang gusto mong bumalik agad yung pera mo, pwede din. Okay? Yung next po dito, meron po ditong cash na ibibigay, 200,000. Sino pong gusto? Taas yung kamay. Oh, for sure po, gusto nyo po yan, pera yan. Huwag na po tayo magplastikan. Totoo naman po talaga, pag gusto pag pera, gusto mo, di ba? Kaso nga lang, may kapalit to, kaya medyo alanganin ka. Kasi after 15 days, kailangan mo talaga maghanap ng truck na lumaraga siya kasi personal accident insurance siya. Kaya inayawat mo na. Tama ba? Kung hindi ka nang, eto po, tanong po to, insurance lang, okay? Pag hindi ka naman po natuluyan, limbawa, from dito sa 7th floor, tapos nakapunta ka po sa ground floor, hindi mo ginagamit yung paa mo, tapos, di ba, pwede po yun, meron tayong, pag hindi po natuluyan, 10,000 lang po. Okay, medical reimbursement po tawag dyan. Kagat ng aso, pwede. O, di ba, pag lugi ka sa 6980, pakagat ka na lang sa aso. Tansyahin mo lang po, please lang, kasi hanggang 10,000 lang tayo. Di ba, 5,000 lang ginastos, hanggang dun lang tayo. Yung natitirang 5,000, tawag po dun waiting. Gamitin mo ulit. O kung gusto mong sakto-sakto lang, tansyahin mo. Dapat 10,000 lang, kasi pag sumobra, wala na po yan. Okay, klarado? Okay. Yung next naman po, 50,000 naman po, unprovoked murder and assault. Ito naman po yung tipong, di ba, nag-video okay ka, tapos kumakanta ka ng My Way, di ba, merong na-bad trip sa'yo, nasaksak ka. Yung mga ganong klaseng scenario po, yung po yung 50,000, okay? Next naman po, 10,000, burial assistance, pagkape-kape, para okay naman. Okay? Kompleto po tayo. Ito po, ulitin ko po, accident insurance. Hindi kasi po natin alam kung sino pa na mangyayari ang aksidente. Para sa ating po is kailangan insured tayo. At least meron. Okay? Sa mga naghahanap po, kasi nagdududa sila kung totoo daw po to, pwede naman ninyong subukan. Di ba sabi nila, pag nagdududa, kailangan subukan mo para malaman mo yung sagot? Sabi nila po, hindi ko po nire-recommend po. Yun, i-clear ko lang. Okay. Number 3, may discount po kayo dito, 25% lifetime discount sa lahat ng products. Okay, naubos mo na yung produkto, gusto nyo mag-try ng ibang products, discounted po kayo up to 25%. Klarado po yun? Yes. Okay, number 4, meron ka po ditong ATM account, BDO po tayo, daily payout po tayo, araw-araw pwede po kayong bayaran ng company. Pero po, ito po, please lang, dapat may kinita ka. Okay. Kasi minsan, di ba, kumuha ng ATM, excited, pumunta ng video, yung ano yung tawag sa ATM machine, so wala naman lumalabas na pera.
nasagreklamo, di ba? Scam daw, scam. Eh baka po wala pang kita. Kasi meron po tayong website number 5. I-check mo po muna doon yung account mo kung may income. Kasi sa website po, nandun naman po yung mga income na makikita mo. E di withdrawin mo muna, encashment po muna bago pumunta na ATM machine. Larado po yun sa mga first timer. Okay naman po tayo doon. Di ba kasi meron, di ba mga tao kasi ngayon piloso po, di ba maghahanap ng negative. Eh umaan ko na kayo, advance ako mag-isip. Okay, number 6, meron tayong medical check out. Yan po, may mga tawag nito, mga tie-up hospital po tayo na pwede po kayo magpa-check up. General check up lang po ito. Okay? Number 7, meron po tayo, ano pa? Kit, brochure, CDs. Nandiyan na po. Pwede nyo pong aralin yung business natin. Number 8, meron tayong training, pre-trainings po. Dito sa office po, meron tayong training para pag-aralan nyo po yung negosyo. Unahan ko na po sa mga first-timer po dito, hindi ibig sabihin ng join ka, mayaman ka na. Okay, please lang po, tanggalin niyo po sa utak niyo po yun. Again, 3 to 5 years bago mo siya makuha. Yung pag-join mo, pagkuha mo ng 6980, yung pa lang start. Pero kailangan niyo po siya aralin. Kaya meron po tayo mga trainings kasi dapat a-attendan po natin yan. Kung hindi ka naman pwede dito sa office, meron tayong online, YouTube, manood po kayo doon. Doon po, plus may mga live po tayo, ganun po yun. Pwede niyo po yung, ano tawag nito, pag-aralan. Klarado po? Yes. Kaya meron po tayong mga OFW na nag-join sa atin kasi kahit wala sila dito, pwede pa rin sila mag-aral through online. Okay? Yung sunod naman po, number 9, ano paborito? Scholarship program. Ito naman po up to 50% to 100% tuition fee discount naman po ang pwede niyo pong makuha dito. Alam niyo po ba yung FPU? Alam niyo po yun? Yung Lasal? Yes! Ateneo, alam niyo din? Yes! Buti alam niyo, pero hindi natin sila tie up. Okay, unahan ko na ulit po kayo. Hindi po natin sila tie up. Meron tayong 500 school tie up, pero hindi ko na po i-discuss sa inyo. Ang dami po nun. Magtanong lang po kayo sa sponsor niyo pagdating sa mga scholarship naman po. At least na-discuss ko lang na meron tayong scholarship. And ang maganda po nito, transferable po yung scholarship po natin. Ano yung ibig sabihin nun? Limbawa, hindi ka tapos ka na mag-aral, alaman mag-aral ka ulit, pero choice mo naman nun. Mag-aral ka ulit. Tapos minsan, di ba may mga kaaway ka? Pag-aralin mo. Di ba parang, di ba yung mga kaaway mo, walang pinag-aralan, di ba aralin ulit? Di ba di na kayo? Di ba? Tapos ano ba? Basta po, pwede ko po siyang ipamigay yung scholarship program po natin. Klarado po? Yes! Okay, ano pa ba? Number 10, meron po kayong business opportunity na pwede kumita na ng 20,000 to 32,000 per day. Okay, pwede na po ba to? Yes! Okay po ba sa inyo yun? Yes! Parang hindi, okay na, hindi naman okay. Okay pa rin sa inyo? Yes! Okay. Eto, tanong ko po sa inyo, eto lahat ibabalik. Lugi ka ba sa 6980 o bawing-bawi mo na siya? Pwede na ba yun? Yes! Ang good news po nito, yung 6980 po, pwede nyo kunin dito up to 15 accounts po yon. Parang nagre-rebranch ka lang. Parang yun, napansin nyo ba yung mga negosyante, po, Mang Inasal, mga iba-ibang branch ba meron tayo? Yes! So, ganun po siya. Bakit kailangan po ng ganun? Kasi kung gusto mo mas kumita ng mas malaki, I suggest po go for 15 accounts. Yes. Okay, klarado? Yes. Next po, doon naman po tayo, paano po kayo kukita? Ang tanong ko po sa inyo, okay pa po ba kayong makinig sa akin? Yes! Okay, number 1, ang pwede mong gawin, direct selling o benta-benta. Ito may 25% po dito ng kita. Sino po sa inyo dito yung mahilig magbenta-benta? Pakitas yung kamay? Yung iba ay wala. Okay lang po yun. Hindi naman kailangan po na nagbebenta talaga, pero nakakatulong po to. Sa akin po, para sa akin, ito yung tinatawag kong extra income. Okay? Bakit? Kasi po, alam po, yung C24/7 na lang, ang kita mo kasi doon, nasa 330 pesos, isang box po yun. Okay? Sabihin mo sa isang buwan, saan po nagbebenta mo, ilan ang kita mo dito? Ilan po? 3,300. Okay, 3,300. Kapi po, marami naman kayo kakilala nagkakape? Yes. Sabihin natin 100 pesos kinikita mo sa isang box. Kung nakakabenta ka ng
dating pack sa isang buwan, ilan yan lahat? 2,000 pesos. Okay na kaya sa isang buwan, may dagdag ka na kita na 5,000 pesos? Pwede hindi? Pwede. Ito po ako, ito yung tinatawag ko para sa akin na extra income. Kasi kung i-realize mo lang po ito, yung 5,000 kaya, pwede na po kayang pambayad kuryente tubig? Yes. Tingin niya nakakatulong na po yun sa atin? Yes. Oo naman. Malaking tulong po yun. Kung sa isang taon, gagawin mo pala ito. For 1 year, ano, magkano pwede mong kitain? Nasa 60,000 pesos. Pwede na po kaya yun. Naglabas ka ng 6,980, for 1 year, may 60,000 ka. Pwede na kaya yun? Yes. Tingin niya lang po. Pwede. Ano pong gusto mong sabihin? Kaya po yung iba, hindi kasi na-appreciate yung mga ganitong klaseng negosyo kasi nakafocus po tayo sa malalaking kitaan agad. Sa milyon. Tama? Ang hindi kasi natin nakita is yung pwedeng maitulong sa'yo din nung negosyo. Ang punto po, at least may nagbabago sa atin. For 1 year, tingnan nyo na lang po, kung hindi niyo po ito gagawin, for 1 year, anong mangyayari sa'yo? Yung dati pa rin. Tama? May magbabago ba? Wala. Pero kung gagawin mo ito, itatry mo ito, for 1 year, ito kikitain mo, pwede na kaya, yun may masama pa ba loob mo? Na nakidnap ka ngayon? Naiintindihan niyo po ako? Ang tao kasi hindi tayo masyadong nakaka-appreciate ng mga liliit na bagay. Pero for me, hindi po tayo lalaki kung hindi mo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay. Yes. Hindi mo po ma-appreciate na kikita ka ng sobrang laki kung hindi mo na-appreciate yung kumita ka muna ng 1,000 pesos. Okay? Again po, dito po, hindi kailangan na magbenta ka kung gusto mo lang. Kung ayaw mo naman, naging negosyante ka, paano po yun? Di ba ganap ka ng taga-benta mo? Ipabenta mo, hati kaya, di ba 5,000 to? O sa kanya yung 2,000, sa yung 3,000. Ang tanong, ikaw ba nagbenta? Yes. Hindi. Next question, nakatulong ka ba? Yes. Yes. Imagine mo to, wala ka nang ginawa, may kinita ka na, nakatulong ka pa, maganda bang negosyo yun? Yes. Ganun po siya. Sabi nga po, kung hindi ka marunong, kumuha ka ng tao? Marunong. Kailangan po, yung mindset kasi natin, negosyante, mag-isip. Sabi ko sa inyo kanina, tip ko, ano, simple lang. Kung paano mag-isip ang negosyante, dapat ganun ka din mag-isip. Alam niyo po ba yung sekreto, sinasabi, hindi na sekreto, nasabi ko na pala. Yung po talaga yung way para magbago buhay natin. Kung paano po yung condition ng mind natin, yun po talaga nangyayari sa atin. Okay? Naintindihan niyo po to? Yes. Okay, next po tayo, direct referral naman po. Ito naman po, ang kita naman natin dito is 500 pesos. Okay? Paano naman po to? Meron po ba kayong kakilala? Yes. Parang wala yung yes niyo. Alam mo yung yes. Yes. Kawawa naman to. Wala yung kakilala. May kakilala po ba kayo? Yes! Yes. Yan, meron naman po pala akong kausap dito. Okay, yung kakilala mo, gagawin mo, mag-i-invite ka lang. Kaya niyo po bang gawin yun? Yes! Yan. Pag nag-invite ka, pag nag-join po yung invite mo, okay, may kita ka po doon? 500 pesos. Pwede na po ba yun? Yes! Okay. Limbawa, 10 po nag-join sa'yo. Ilan ang kita mo yan? 5,000 pesos. Tama ba? 5,000. Ngayon ang tanong, pwede na po bang pang-extra rice? Yes! Pang-upsize ng cook? Yes! Pwede na? No, pwede na pa rin. O, at least baga kumita tayo. Ito po, unlimited po siya. Depende po kung ilan ang nag-join sa inyo. For me po, ang pinaka-system po natin dito, simple lang. Kailangan mo po, ma-duplicate lang. Ang sekreto po dito, kung anong ginagawa nung nag-invite sa'yo, yun din po gagawin mo. Walang ibang sekreto, o yun lang po. Okay, klarado po tayo doon? Yes! Okay, next po, number 3, pairing bonus naman po. Paano naman po ang pairing bonus? Ito po ang kita dito. 1,000 pesos. Paano po ito? Meron itong tinatawag, di ba may website po tayo? Okay, this is you. May dalawang side po tayo, left and right. Okay, tandaan nyo lang po ito, left and right. Dalawa lang. Ngayon, ang kailangan mo lang dito,
Di ba, example na lang po, may nag-join sa'yo dalawang tao. Possible po kayong may mag-join sa'yo nito? Yes. Sa buong isang taon, kaya po bang magpa-join ang dalawa? Yes. Pwede, yung nanay tatay mo. Okay, sabihin natin si A, tsaka si B. Di ba dito sa direct referral, meron ka na? 500. Okay, ilan ang kita mo? 1,000 pesos. Ngayon po, ito po good news. Dito po kasi sa pairing bonus, pay formula tayo. Pag meron kong isa sa left, isa sa right, meron ka 1,000 pesos. Ulitin ko po ulit, isa sa left, isa sa right, 1,000. Madali po ba yung mathematics natin? Yes! Diba sa labas, algebra, nahirapan ka na, wala pa rin eh. Ito po, since left and right, diba si A, ilagay mo muna kay, edit sa left. Si B, ilagay mo dito sa right. Diba ang formula, isa sa left, isa sa right? 1,000. 1,000. Magkano nang kita mo? 2,000 pesos. Pwede na po ito? Yes! Sa simula, pwede na. Okay, ang tanong, si A, si B mag-i-invite ba? Yes! Sabi ko, di ba, ang formula natin, simple lang. Kung anong ginawa nung nag-invite sa'yo, yun din ang gagawin mo. Pag hindi mo ginawa yung ginawa nung nag-invite sa'yo, edi bali na magiging resulta mo. Ganun lang po yun. Nabawa, ito si A, nag-invite ng dalawa, si 1 tsaka si 2. May kita ba si A? Yes! Oo, may 500 din, 500, 1,000 din. Meron siya? 2,000. Kay A po yan, ha? Ang tanong, si ikaw, may kita ka ba? Yes. Wala. Kasi bakit po nasa left lang? Okay, tandaan nyo po, left and right tayo. Ibig sabihin po dito, ini-invite ka talaga kasi para kitain mo din yung kinikita nung nag-invite sa'yo. Pero nga, given dapat, gawin mo din yung ginagawa niya. Hindi ka po kasi pwede na hindi mo siya gagawin tapos nag-i-expect ka ng kita. Iba't mali talaga yun. Okay? And ang maganda po nito, eto si B, pag nag-invite din, kumuha din si Tracy, pagkikita ba si B? Yes! Oo naman, kikita pa rin si B. And maganda nito, since nasa left and right mo, kikita ha? Yes! Oo, meron kang 1,000? 1,000 additional? 2,000. Ang 2,000 na to, may ginawa ka ba? Wala! Wala. Ang maganda sa business po natin, darating po sa time o sa point, na pwedeng kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa rin. Okay? Kaya depende po yan sa mga kuha mo. Kung sabi nga po, left and right ng puto. Okay? What if po ito, nag-invite ng marami, mapipigilan yung puto? Hindi. Hindi. Ito po, pag nag-invite, mapipigilan? Hindi. Hindi. Ang good news po kasi nito, pag dumami puto, kahit wala ka nang ginagawa, at kahit ayaw mo na, example ito, pangarap mo, cellphone, natapos mo na, mag-quit ka na. Eh kung matsambahan mo po, na sa left and right mo, may magdire-diretso, anong mangyayari sa'yo? Eto, magpipairing? Yes. 1,000. Ito, may 1,000, may 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Tuloy-tuloy po yung 1,000 mo. Okay? Ang maganda po nito, ang pwedeng bayaran sa atin ng company, dito po is 20 pairs po siya per day. I-times mo sa 1,000, magkano po kita niyan? 20,000 per day. Pwede na po ba to? Yes! Sa isang buwan, mga magkano kaya kikitain mo? Mga kalahating million, mga ganon. 600,000. Tama. Ngayon ang tanong, yung pangarap po ba natin kanina, possible na kayang makuha yon? Yes! Pwede na? Yes! Yes! Kahit yung sasakyan, pwede na ba yon? Yes! Pwede, pwede na po yon. Kasi dahil po dito sa system na meron po tayo. Ang tanong ko po ba sa inyo, naiintindihan niyo naman yung presentation ko? Yes! Maganda po ba yung business? Yes! Okay, tapos na po. Meron pa po tayong tatlong kitaan, hindi ko na po siya i-explain yung Unilever Stairstep Royalty. Ang mag-explain po na yung sponsors nyo sa mga first-timer po, yung nag-invite naman po sa inyo. Kulitin nyo po sila. Okay? Para may trabaho naman sila. Nataturo pa sa kanya, sabi mo, ano pa yung sinasabi ng speaker? Ganon. O, seryoso po, meron pa tayong tatlo, hindi ko na po siya i-discuss para hindi tayo masyadong maghaba. Pero ang tanong ko po sa inyo, naiintindihan nyo naman po yung present ko po sa inyo. Yes! Okay, ang tanong ko ulit, sino po siya kwartong to ang nagandahan po ng negosyo? Pakitaas naman po yung kamay.
Ayan, marami. Sino po yung first timer dito? Ayan. Sino po dito gusto mag-join? Mag-join na. Eto na lang pala ko. Namu-problema si tita eh. Sino po sa inyo yung gusto mag-join pero wala pang pampet? Wala pang pampuhunan? Taas po yung kamay. Ayan. Sabi naman, nag-invite. Taas mo yung kamay mo. Ito na lang po. May konting tip na lang po ako sa inyo bago tayo mag-iwahiwalay din. Tapos na rin lang po ako. Sa mga first timer po dito, nagustuhan niyo po yung negosyo, para po sa akin yung puhunan is kaya po siyang gawa ng paraan. Sabi ko nga po, pag gusto mo may paraan, pag ayaw mo naman, maraming dahilan. Parang ganito po, para mas maintindihan niyo po ito. Nangyari ba sa buhay mo na, alam ko, ito na lang, may nanay, tatay pa po ba kayo? Yes! Example na lang po, yung nanay, tatay mo, makikidnap. Sample lang naman, hindi ko naman sinabi yun. Makikidnap, daw sihingan ka ng, sabi kailangan ng ransom, 1 million. Sasabihin mo ba kaya dun sa nanghidnap, wala akong pera. Pwede ba yun? Pwede? Hindi. Ano gagawin mo? Gagawa ng paraan. Ito next example pa. Example, meron kang isang man sa buhay nasa ospital. Kailangan, sabi na ng doktor, kailangan ng 20 mil ngayong araw na to. Pwede mo bang sabihin sa doktor, wala kang pera? Pwede. Tingin niyo po. Anong gagawin mo ulit? Paano pag sinabi nung inuutangan nung wala siyang pera, magdadrama ka ba? Magagalit ka ba? Mag-i-stop ka ba? Anong gagawin mo? Tingin mo, kaya mo ba magkaroon ng 20 mil ngayong araw? Yes! Kung kailangan, iulitin ko po ang senaryo para visualize niyo po ha. Yung mahal mo sa buhay, sabi mo na lang, nanay mo nasa ospital. Kailangan niya ng 20,000. Tingin mo, kaya mo gumawa ng paraan? Yes! Yes! For sure naman po, kaya naman talaga. Ano pong gusto kong ipaintindi sa lahat? Simple lang. Depende po kasi yan sa kapalit, saka mo siya nakakayanan. Para ngayon po, pag ang makikita mo is itong 6980 lang, is malaki talaga yun, lalo na kung wala kang pera. Pero, kung nakikita mo after 3 years, 4 years, magbabago buhay mo, for sure, kaya mong gawa ng paraan yan. Yes! Parang ganito po, way back 2011, may pera ba? Kung wala naman po akong pera, hindi naman kami mayaman, estudyante lang din naman po ako. Kasi noon pa lang po, naniniwala na ako na itong negosyo ito pwede magbago buhay ko. Yes. Kaya nung time na yun, kaya akong gumawa ng paraan kasi nakikita ko po yung pwedeng mangyari sa akin. Parang sa mga first timer is, yes, naniniwala ako, pwedeng wala kang pera. Pero ito po yung paraan, hindi po ako naniniwala doon. And ito pa po, gusto ko pong ma-realize ng lahat. Kung wala ka pong pera ngayon, 2018 na po ngayon, anong plano mo? Ulitin ko po ulit, 2018 ngayon, at sasabihin mong problema mo to, at nagtatrabaho ka, o kung ano mong ginagawa mo ngayon, bakit ganun yung magiging resulta? Ang tanong ko ba sa'yo, ayaw mo bang baguhin yan o gusto mo nang baguhin siya? Alam niyo po ba anong way, anong sagot para magbago yung sitwasyon natin? Simple lang. Kailangan mo pong dagdagan, baguhin yung ginagawa mo para magbago yung resulta mo. Yes. Uulitin ko po ulit. Sa mga first timer po na gusto pong mag-join at problema yung pera, kung ngayon po, 2018 na mong problema ka pa rin ng pera, do you think 2019 magbabago yan kung hindi mo yung gagawa ng paraan? Yes. Ikaw po magdesisyon, hindi ako. Hindi kita pipilitin kung mag-join ka mo o hindi. Ang gusto ko lang, ma-realize mo kung asan ka ngayon at anong pwede mong gawin. Kung hindi mo gagawa ng paraan yan this year, for sure 2019 po, ganun pa rin naman ang sitwasyon mo. Nagigets niyo po yung sinasabi ko. Until wala po kayong ginagawa at hindi kayo nag-take ng risk, wala pong magbabago sa atin. Takot lang po tayong gumawa ng paraan kasi gusto natin laging okay ang sagot. Hindi po eh. Once na gusto mo magbago buhay mo, hindi siya magiging madali. Pero ang punto po, ano ba talaga gusto mo sa buhay mo? Yung ngayon, ganyan ka o gusto mo magbago buhay mo? Kaya
sa'yo kasi nga po, nakikita mo yung kapalit. Kung baga itong 6980 po, napakaliit niya po. Kung after 1 year, 2 years, magbabago naman buhay mo. Yes. Nagigets niya po? O sige po, pag hindi mo yung ginawa ng paraan at hindi ka nagdesisyon ngayon, tingin mo bukas magbabago ba buhay mo? Hindi! Next year, magbabago ba? Hindi pa rin eh. Kasi yung ginagawa natin ngayon po, routine po yun. Kung magtatrabaho ka, routine mo na yan, sanay ka na doon. Gigising ka mamaya, matutulog, gigising, pupunta ng office. Routine po yun, wala na po yun. Yun na po yung nakasanayan natin. Alam niyo po ba na tayo is gumagalaw tayo depende kung ano nakasanayan natin? Yes. Naniniwala ba kayo doon? Yes. And pag nakasanayan mo, nagre-reklamo ka pa ba? Yeah. Hindi na. Pansinin mo lang bago ka sa trabaho mo, for sure, nagre-reklamo ka pa, tama? Yes. Tingin mo ngayon, nagre-reklamo ka pa rin? Hindi. Siguro minsan, pero madalas hindi na. Bakit? Sanay ka na. Eto na lang po, klaseng example, katawan mo, amoy mo. Naaamoy mo pa ba sarili mo? Hindi na. Totoo po, naaamoy pa ba natin yung sarili natin? Yeah. Hindi na. Bakit? Sanay ka na. Eh, paano pag nakatabi ka ng ibang tao, di ba maaamoy? Yes. Bakit hindi naman sila sanay sa'yo? Ano ba punto ko po? Tayo po, gumagalaw tayo, depende po sa nakakasanayan natin. Kung baga po, ito 6980, kayang-kaya niyo po yung gawa ng paraan. Kung magbabago buhay mo, for sure po, kayang-kaya niyo po yun. Yes. Naniniwala po ba kayo nun? Yes! Ako po, hindi ko sinasabi, it's not about the money po. It's about ano yung pwedeng makuha mo ngayon na lesson. Kasi for me, itong natututunan ko, ilang taon ko po itong pinag-aralan para sa akin. Kaya nga po, napakaswerte po natin kasi ang dami nyo pong maririnig ng mga successful na tao dito sa AIM Global. Natuturuan tayo kung paano natin babaguhin din yung buhay natin. Yes. Para po sa akin, yun pa lang po, panalo ka na sa 6980 mo. Yung natututunan mo ngayon, yung nalalaman mo na kaya mo pala magbago buhay mo, doon pa lang po, panalo na po tayo. Yes. Eto po, tanong ko po sa inyo, sinong kakilala mo sa labas, kakilala mo talaga na nagsabi sa'yo na kaya mong baguhin ang buhay mo? Meron ba talaga? Wala. Di ba wala? Pero dito po, hindi tayo magkakakilala, pero iisa po yung goal natin, baguhin at makatulong tayo sa ibang tao. Sabi po, eh, kumbaga, ito po yung nasa decision mo na lang po kung gusto mong baguhin mo ang buhay mo o hindi. Okay, naiintindihan niyo po yung sinabi ko? Yes! And last, may tip po pa po ako sa mga first-timer. Kung hindi mo po naiintindihan yung sinabi ko po sa inyo, ang dami ko na pong sinabi, at wala ka pa rin naiintindihan ngayon, kasi ang dami mong iniisip mo yung boyfriend mo, girlfriend mo, na maghihiwalay din naman kayo. Ano ba, tatawa ka? Pinapatawa ko na kayo, pero hindi ko naman sinabi maghihiwalay talaga kayo. Malay ko ba? Kumbaga po, pwede kasing ganun eh. Minsan po, ang dami mo nang narinig dito pag tinanong ka mamaya, pag-iisipan ko. Tama ba? Kasi baka kasi lumilipad yung utak mo. Eto na lang po yung siguro pwede mo matandaan sa akin. Huwag na huwag kang papayag na hindi mo maintindihan ang AIM Global, please lang. Promise po, ang dami na pong nagbago buhay dahil dito sa negosyong to. Ako na po nagsasabi sa inyo. Sa point para ipilit sa lahat ng tao itong negosyong to. Ito pong negosyong to para po sa akin, para to sa mga tao decidido na baguhin nila yung buhay nila. Yes. Kung sino po ang dapat magpilit sa sarili mo kundi ikaw, kailangan po maintindihan mo yon kasi hindi po magbabago buhay natin kung hindi tayo nagde-decision sa buhay po natin. Okay? Kaya nasa inyo pa rin po yun. Okay? Ang tanong ko po sa inyo, may tanong po ako. May bibigay pala ako. Pag-con lang. Okay. Yan. Naintindihan niyo naman po yung talaga presentation ko? Okay naman po. Marami naman natutunan. Okay. Para hindi po tayo ma... Ito po. Sino po mga first-timer dito? Yes. Sa first-timer po ah. May tanong lang po. Kumunta na lang po dito. Sagutin. First-timer po. Ang tatay pong member hindi nang idiyayaman. Please lang sa first timer po. Para po mas may ano tawag ito ho, ma-experience na yung prata. So okay, tanong ko po, magkano po muna natin? Tanong po dito sa gutin ko.
Ayan, tama po tita. Ako palakpakan nyo naman. Next. Konti lang naman po. Bago tayo tapos. Next question po. Ilang accounts ang pwede mong bilhin sa inyo? Ay, 15 accounts. Oh? Magkano po yung pairing natin? Pag-ingin po, 1,000. Hindi 2,000. Ano yun? Pag-ingin. Akala ko sabi niya, hindi 2,000, 2,000. Okay, palakpakan niyo lang si Okay, last tip po tayo bago po tayo maghiwa-hiwalay. Sa mga first-timer po, naalala ko po yung tip na ibibigay ko sa inyo. Kung may question po kayo, magtanong po kayo sa nag-invite sa inyo. Huwag na po kayo magtanong sa mga taong wala dito kasi never po kayo maiintindihan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Sundin niyo po itong tip ko po sa inyo. Ang dami ko na pong nakausap na gusto pag-uwi, nagtanong sa iba-iba na sagot. Kung gusto mo pong tama po yung direction mo, sumunod ka po sa sinasabi ko. Kasi ako po, ang dami ko na po sinabihan ng ganun. Okay, ulitin ko po ulit. Kasi hindi po hindi niya ito maiintindihan ni Isahan. For sure po yun. Basta po, anything question po, sa sponsor niyo po kayo magtanong. Basta ako, i-wish po, natulungan ko po kayo na makita niyo po yung ganda ng Englobal. Sana po na naiintindihan niyo po yun. And sana po, ma-apply niyo po sa sarili niyo. Kasi at the end of the day po, ito po gusto kong ma-realize niyo. It's not about me, it's about you. Ako po, gawin mo lang po sa hindi yung negosyong to. Maniwala ka man sa akin or hindi. Bottom line, ako po, ginagawa ko to. At ako mismo, naniniwala ako sa ginagawa ko. Ako, may ginagawa ko sa sarili ko para baguhin ko yung buhay ko. Ang tanong ikaw, anong ginagawa mo? Kumbaga po, lahat ng mga sinasabi ko dito is para po yun sa inyo. Ako, I wish pwede ko pong kumbaga, ipahiram sa inyo yung mata ko, yung naiintindihan ko, para gawin niyo po to. Kung pwede ko lang gawin yun, gagawin ko po yun, pero hindi. At the end of the day, ikaw po uuwi sa bahay niyo. Kung may problema ka sa bahay mo, ikaw po yan. Sana maintindihan mo yun. Na sana yung buhay mo ngayon, maging, kumbaga po, inspiration mo na mabago mo next year. Kasi, sabi nga po, pag pinanganak sa mundong mahirap ka, hindi mo naman po yung kasalanan eh. Kung ano man po kayo na pinanganak tayo sa mundong to, hindi po natin yung kasalanan. Pero pag mamumuhay o mamamatay tayong ganun pa rin, kasalanan na po natin yun. Kasi for sure po, kung nagdadasal ka ng opportunity, binibigay po yun ni God. Kaso nga lang po, hindi pwedeng, alam mo yung gusto mo ng sports car, bababasigan, bibigyan ka ng sports car, hindi naman pwede yun eh. Sabi nga po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kahit magdasal ka ng magdasal dyan, kung wala ka namang ginagawa, wala din talagang mangyayari sa'yo. Kailangan po may ginagawa ka. Kailangan nag-ama-action ka. Huwag po kayong matakot na mag-tumang-try ng mag-try. Kasi nasabi nga po, tayo mismo, bunga tayo ng pagtatry. Yung nanay-tatay natin, sumutok lang din naman sila. Tama ha? Tama ba? Siguro naman po sa 6980, makikita po naman ang ganda niya pag ginawa po na siya. Kasi iba pa rin po kasi pag member ka na, iba rin po pag hindi pa. Kaya sa mga nandito po na mga hindi pa member, talaga huwag kang papayag na hindi ka makapag-join. Kasi po again, hindi na po kailangan natin patunayan kung maganda yung negosyo natin o hindi. Maganda po siya. Ako na nagsasabi, sobrang dami na po. Ibang lahi nga po yung mayaman. Tayo ba kayong Pilipino? Yes! Isang po, kung kaya nila, mas kaya natin yun. Ang kailangan mo lang, baguhin mo lang yung mindset, yung paniniwala mong hindi mo kaya mahirap. Kaya mo yun. Hindi ka lang siguro sanay, pero magkakadaanan ko sa hindi madali kasi nga hindi tayo marunong ah. Normal po yun. Sabi ko nga po, at least nagbabago buhay natin kaysa sa hindi. At ang pinakamaganda po nito, hindi lang ikaw ang pwede mong baguhin ang buhay mo, kundi lahat ng tao maniniwala sa'yo, dalang-dala mo yun, hindi lang ikaw. Kung may intindihan niyo po yun, for sure po, this
ngayong araw na to, ngayong gabi to, kung hindi ka mapinatulog, may pang-negosyong to, para sa'yo po talaga to. Pag pinatulog ka, pagod ka lang. Sa'yo pa rin po yun. Okay ba yun? Yes! And last, kwento po, eto po, last na po talaga, tapos na po tayo. Maraming salamat po pala sa pagpunta nyo ngayong araw na to. Sana po marami po yung natutunan and maraming natutunan po kayo sa akin. Yan, palakpakan nyo naman po. Yes! Nag-closing naman po ako kung nakaka-attend po kayo ng pagtutok ko. May isang barangay, yung barangay na po, dito na lang mag-drawing. May building po dyan, building po basta po ito. Hindi ako mag-drawing. Ayan, building two-story building po. Nagkataon po nagkaroon ng bagyo sa barangay na yon. Siyempre, malakas yung bagyo. Dito po, maraming nakitara dyan. Kaso nga lang, since may bagyo, lahat po yung tao doon umalis. Kaso may isang tao doon, si Pedro po, ayaw niya umalis. Okay, si Pedro ayaw niyang umalis. Bakit? Sabi niya, dyan lang siya. Sabi nung kaibigan niya si Jose, Pedro, alika na, alis na tayo dito kasi grabe yung bagyo, babaha dito, kailangan natin umalis. Sabi ni Pedro, hindi Jose, okay lang ako dito. Mahal naman ako ng Diyos, hindi naman ako papabayaan, dito na lang ako. Di syempre, si Jose umalis na lang din, si Pedro naiwan. Lumakas po yung bagyo, mula nung ulan, nasa second floor na po siya kasi baha na. Pagdating sa second floor po, may dumating naman pong bangka. Yung bangka naman po, sinusundo na siya. Sabi niya, Pedro, halika na, alis na tayo dito, ang tasa ng tubig. Again, anong sinabi ulit ni Pedro? Hindi, okay lang. Dito lang ako. Mahal ako ng Diyos, hindi ako papabayaan dito. Okay lang po, mauna, umalis na po kayo. Umalis na po yung bangka, tumaas ng tumaas po yung tubig. Sana po siya? Rooftop. Pagdating po dito, may chopper po. Kinukuha ulit po siya. Sabi niya, Pedro, halika na, alis na tayo dito. Nasa rooftop ka na. Alis na tayo dito. Ano ginawa ni Pedro? Ayaw ulit. Ano sabi niya? Hindi, okay lang. Mahal ako ng Diyos. Dito lang ako. Alis na po kayo. Di syempre, ito, umalis na siya. Ano mangyari kay Pedro? Matay. Nakidlatan, lahat-lahat na. O, ano nangyari? Namatay. Ngayon, pagdating sa langit, anong sinabi ni Pedro? Hindi. Sabi ni Pedro pagdating niya sa langit, Lord, akala ko ba, mahal mo ako, ba't wala ko nang pinabayaan? O, di ba yung sinabi? Anong sabi naman ni God? Simple lang. Ano ka ba, hindi naman kita pinabayaan. First pa lang, pinapunta ko na doon yung tao ko para sunduin ka. Ang tanong, bakit hindi ka sumama? Kanino ba kasalanan? Binigyan kita ng second chance. Pinapunta ko rin yung bangka para sundin ka ulit. Bakit ulit hindi ka sumama? Ano yung kasalanan? Third, binigyan kita last chance. Pinapunta ko yung chopper rin para sunduin ka. Bakit hindi ka ulit sumama? Kanino ulit kasalanan? Anong lesson po nun? Wala na. Simple lang po. Parang ganito po sa buhay. Sana matandaan nyo po ito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kung ano man po tayo sa mundong to, kung anong, kahit saan ka pinanganak dito sa mundong to, for sure hindi mo yung kasalanan. Pero pag mamumuhay ka, mamamatay kang ganyan, kasalanan mo po yan. Huwag mong i-blame yan sa nanay, sa tatay mo, sa buong mundo, sa tawag nito sa presidente ng Pilipinas, kaninong tao, sa boss mo na hindi ka pinapasahod, sa boss, lahat mo na sinisi. Pero again, tayo may gawa ng buhay natin. Life is a choice. Kung nahihirapan ka ngayon, bakit hindi mo yung binabago? Kung gusto mong magbago buhay mo, bakit hindi ka nagde-desisyon? Again, kahit mag-pray ka ng mag-pray, kung hindi ka naman nagma-action, walang mangyayari sa'yo. Again, ito, hindi naman to aksidente. Sa lahat ng taong pwedeng umupo dyan sa kinauupuan mo, bakit ikaw pa? Kanina pa dapat umalis ka na dyan. Pero bakit nakikinig ka pa rin sa akin? Tingin mo aksidente yon? Sa ang dami-daming taong pwede naman pumunta dito, bakit ikaw pa ang na-invite? Kung member ka naman at pwedeng manghihina ka na ngayon, hindi, kasalanan mo yan eh. Hindi yan kasalanan. Ang apply mo, ang downline mo, kahit kaninong tao, kasalanan mo, sarili mo. Kasi ang dami na po, napakaswerte natin. May mga trainings lab, nandito lahat. Kung yayaman, wala nang question, pwede
kailangan? Yes! Ikaw ba willing ka bang gawin yung mga dapat mong gawin para magbago yung buhay mo? Baka hindi. Again, ito pong kwentong to, napakamagandang example po. Napaka-favorite ko po nito kasi totoo po talaga to. Life is a choice. Binigyan po tayo ni God ng choice every day para baguhin natin ang buhay natin. Habang gumigising ka sa mundong to, yun po yung binibigay na gift sa atin para baguhin natin yung mga buhay natin. Again, sana po marami po kayong natutunan ngayon na lesson and ma-apply nyo po sa mga sarili nyo. Again, this is Ministry 4 po. Nagsasabi po, salamat po.